Artista ka. Kaya ako yung dentista eh. Pero nag-enroll na ako sa anong kulay green na school na kulay green. Okay. Sa Pilipinas kasi uso yung kulay, di ba? Blue, maroon, green, di ba ganyan, no? Gusto ko dun sa green. Sabi, kita ko, hindi, mag-CEO ka, mag-dentista ka. Bakit po? Eh, parang pagka, no, pagka magkatayo tayo ng opisina sa Dubai, ikaw ang managing director doon sa iyo, ikaw ang chief of clinics doon sa iyo yun, negosyo mo yun. Hindi, parang feeling ko, big time ako, may dokumento na agad akong ano, hospital, di ba? O, mag-enroll ka sa, ano, sa CEO. Sabi ko, nay, tita, ayoko doon. Bakit? Pink yun eh. Gusto mo sa green. Wala akong choice. Pasok ako, dentista ko ako. And then, boom! Blessing happened. It is a blessing. Sometimes strategy looks like tragic to us, but it becomes a blessing. May tita passed away. She passed away. Yung office niya, sabi niya, sa Dubai, it didn't materialize anymore. Eh, ang taas ng pangarap ko eh. Nangarap na ako ng todo eh. Sabi ko, patay, paano to? Ang taas ng pangarap ko. So, ginawa ko, pinipilit ko itaas yung source of income ko. So, dentista na ako, nagbabenta pa ako ng isda. Nagpunta ako ng Bunyos, nag-aral ako ng tilapia farming. Ang klaso namin, kalahati lang ito. Ang mga klase ko magbubukid, naka-t-shirt, nakabaong, naka-chinenas. Simple yung mga tao, walang kating. Oo, oh, sabi na nila, baduy, kasi walang sense of passion. Pero pag lumabas ko ng klaso namin, dalawang kotse lang mo pagbibihan ko, dinamalay mo nila, nakaparado doon. F-150 or Expedition. Wow. Social, di ba? Sa loob ng kuwento ko ito sila F-150. F lang, walang 50. Sa probinsya, ang mga tao ito walang dating. Pero may datong. Marunong gumawa ng pera. Di ba? Itong good news. Sa loob ng kuwento ito, sa pili sa Maynila, ang mga tao, ang lakas ng dating. So, ang lakas. Pero walang datong. Kaya nagsabi niya, di ako. At hindi mo makalayo mo na ulo mo pa. Pag hindi mo ko nalang side view lang, ganyan-ganyan ito. Pag malakas, dating yan, ha? At may iPhone yan, walang load yan. And then, sabi ko, kulang eh, kulang. Ay, hindi ko rin niya magbenta ng isda, maniwala ko kayo, magbenta ako ng isda. Amoy kaliskiso ako nun. Nagdi-deliver ako, mas pupunta pa ako sa pasyente ko, amoy isda ako, ay gano'n. Hindi ako maaming tao, magbentay mo ako ng toyo, magbenta ako, magbentay mo ako ng tilapia, magbentay mo ako ng ataon, magbenta ako. Oh, si St. Peter kayo, mga sa ataol eh. Diba? Huwag ka na mag-inarte, daming pera sa Pilipinas. Ito, masarap. Masarap mabuhay sa Pilipinas na marami kang pera. Hindi ko sinasabi pag wala kang pera, hindi ka masaya. Hindi ko sinasabi yun. Kaya ka na itlog, panisal, cook, kwentuhan, pamilya, umuulan, ang sarap nun. Hindi ba? Yes. Ang saya nun. Pero tandaan ko, di ba masarap yung masaya ka na, may pera ka pa? Yes! Sarap yun. Nag-realize siya, sabi ko, kung tantin kaya ako, ang dali pa lang ang tantin, sobrang dali, alas 4 na umaga, bising ka na. Pumunta ka ng Bunyos, parang bumili lang sa kuha tama na rin. Anyway, I swear to yan. Dito lang ako, kaya ako umiilag eh. Ayun sa pampakawanan ng pepersen. Kung araw pa to, I was doing RDPs. Ibang pangal, pero sa'yo ako, may nakangangas sa harap ko. Exacto, nakita ko talaga tumalas ko pasok tayo. Sabi ko, ano kaya nila? Lips-lips sa tayo. Ay, sarap. Asa na ako sa kanto. 4 o'clock, missing ka na. So, hindi ka. Hindi mo pwedeng asa mapalengi sa ibang tao kasi pupupit mo yan. Bantayan mo na, binabantayan mo pa. Kamag-anak mo pa yan, nakataas ka, di ba? So, nag-i-clinic ako, magbenta ako ng tilapia, bubuksan ko pa yung tindahan. Okay? Kasi ka buong tao ng time school. Okay? Ba sabi na sipag at saka may asenso? Hindi pa. I have to? Hindi pala eh. Oo. Oh, sipag at saka may asenso. O, okay, tingin mo ito. Nagkakaroon ko bebe ng balot? Mula umaga hanggang gabi? Pag kung bibili ko kayo ng balot, depende sa boses na bebe, ha? Pag ang sinaw niya, balot, mahaba pa. Ako, bumili kayo nun. Ang init pa nun. O, oh, pag ang sigaw niya, balot. Panamig na yun! Akunti ko ako beto na pumimili! Pasipag? Yes! Kasaga? Yes! Nakabihan na ba yun? No! May kailangan kami 10 years ng employed. 10 years ng employed, 10 taon na bumigising alas 6. Umuwi ng alas 7, araw-araw, pero nag-jeep. May kailangan kami ganyan? Yes! Maraming konti? Marami! 10 taon ha, pasipag? Yes! Kasaga? Yes! Bakit nagko-commute? Kasi wala? Presensya. Presensya. Ano yun ang tao? Kailangan sipag at saga at diskarte. Yan ang totoo. Kailangan madiskarte yung tao ka.
Ewan ka maarte, di ba? Maarte ka ba? Hindi naman siguro. Kasi you're uncomfortable. Look at you. Look at you. You're sitting on the floor. Congratulations. All the dessert of the company. Kapit ako millionaire. And then I tried Red Bull computer shop. Pinayin ko yan sa likod ng USD. 30 units yan. Ang dami yan, sobra. Ang mahal ng investment namin. Bakit ako nag-engage dyan? Ako kasi para sumuko ako eh. So sumuko ko ako ngayon. Sabi ko, pare, ano, ba't maganda ang negosyo mo? Sabi niya, try mo maglaro ka. Mukuha ko sa, ano, sa computer shop niya. Alam niyo Counter-Strike? Nakakahilo pala yun, ano? So mukuha ko doon. Sabi ko, alasin ko lang hapon yun, mukuha ko. Try mo, pare, ma-addict ka. Upo ako. Isang laro ako, oh, ang sarap nito. Ang ganda, no? Namalayan ko, alasin ko ng umaga, nakupo pa ako. Oh, nakaka-addict talaga. Sabi ko, magandang negosyo to. Ilagay natin sa tapat ng eskwelahan. Ano yung mga baka, hindi baso. Sino ako naman eh. So, USD ho yan. Ang parenta ho namin, 150 pesos per hour dati. Pagkano ngayon? Piso meron. Piso meron ngayon. Ba? Gulo-gulo. Piso meron ngayon. Grabe. Grab up fast. Kailangan mabilis ka mga desisyon, di ba? So sabi ko, pag ito umabot pa ng 100 pesos, sabi ko ang renta, kasi nagtabihan kami dati. Ang dami na dumarating yun. 24 hours pa sila eh. Sabi ko, patay. Pag ito umabot pa ng 100, wala na tayong ikitain dito. Ang swerte, yung nirerentahan natin. You have to close it. And then we closed it. And then I tried, we tried converting the business into a purchase store. Diba ang ganda? Yung mga sagu-sagu. Ito good news, dumating si sagu. Eh, masikat nyo, di ba? So, patay, sabi ko. Yung pangarap ko, ano na? Yung namimigro. Sabi ko, life is short. Hindi ako papayag. So, I won't give up. I went to the States. Pagpunta ko sa Amerika, sabi ko nun, siguro mabibili ko lahat ng gusto ko. Pangarap matutupad nun. Pagpunta ko naman doon, ang problema ko, ang lamig pala. Tapos, nagumusik ako. Miss ko yung ano eh, makaklose ako sa family ko eh. Sabi ko, ma, uuwi na. 2 weeks pa lang ako, araw-araw ako umiiyak. Ma, uuwi na ako. Sabi natin ko, huwag ka uwi, dyan ka lang, ha? Hindi mo na ako mahal. Uuwi na ako. Nandiyan lang ka lang, yung mga daming Pilipino, gusto magka-visa, nag-TNT pa, ikaw may papel ka, uuwi ka, dyan ka lang. So I stayed, sabi ko, opo, stay ako doon, more than 6 months. Maniwala mo kayo, umuwi ako, bakit? Araw-araw ng trabaho ko, naalala ko nanay ko. Ano ang trabaho sa home for the agent? Pero naroon, yung case na ako eh. Ang trabaho ko na tagatulak ng x-ray. Sa matanan dito, negosyante ako pagdating doon, tagatulak ko ng x-ray, araw-araw ko umiiyak. Sa ito, ginagawa ko sa buhay ko, uwi na ako. Ang importante lang kasi, at sasubukan ko siya. Hindi nagsisisi ako, sana bata ko, ginawa ko, sana ganito. Correct? No regrets. And then I came back. And when I came back, that's the best decision I made. That's the best decision I made. Sabi ko sa nanay ko, ma, itong pinakamagandang decision na gawa ko. Sa Amerika, kulang ko steak. Napakasarap talaga. Dito, ang kulang natin, tuyo. Ba't mas matanda dito? Eh na, habang kumakain ako ng tuyo, ang harap ko, ikaw. Wow. Priceless, di ba? Yes. Cheesy. There are things na hindi nabibili ng pera eh. Correct? Yes. So, but I didn't stop for searching. Pag hindi ka tumitigil, makikita mo rin eh. And then one day, boom. I met this company. Oh, 2006, look at this. Ito kami nung araw. Nung kami mga dugyot pa. This is Patu. Elmer Magundayaw. This is Ariel De Leon. Yung tsura ni Ariel, no? Yung kanyang hairline, nasa batok. Buti na lang, ay sorry, talagang matasin. Buti na lang may grape seed, no? Mama ng content. Jeo Campo, eh, yung wife ni Jeo Campo just gave birth, yan, yung baby, yes. Eh, baby boy. Jeo Campo, dati ko walang telepono eh, maniwala ako kayo. Pag nag-meeting kami siya, sabi ko, Jay, nasaan ka? Ba't di ka sumasagot? Pag nagharap na kami, ano ba, pari ka na mag-text ang text sa'yo? Hinintay ka namin, hindi na-reply. Sabi niya, Doc, meron ka bang telepono? Meron, bakit? Akin ang phone mo, pahirap, insert ko lang SIM card ko. Wala siyang telepono, may SIM card siya, bakit? Kasi nung panahon ni Jay, kaya panahon pa, pag nakailangan ng gatas yung anak niya, nagsasanla ng mga gamit si Jay. That's Jay Ocampo. May ganyan bang tao rito? Pag kailangan mo magbenta, minsan pag may importante, may emergency, magbenta ka kung ano-ano. Sasabihin sa akin, Dok, hindi ako marunong magbenta. Talaga. In case of emergency ko, ano binibenta ko eh. Correct? And I really pray that, ano, you learn how to sell.
Kasi magpapwersa ka pag tanda mo ninyo. Pag wala kang ipon at wala kang ipon, hindi ka rin magbenta, magpapwersa ka. Hindi magbenta na yakult. Diba? Ang babata. Pansinin ninyo. Diba natang dahil magbenta na yakult? I'm not against people who are selling yakult. Parang ka nagtrabaho ko yan. Pero ang malungkot mo dyan, si nanay ang nagbenta. Dapat retired na si nanay. When you say you're retired, dapat nasa Amerika ka, nasa abroad ka, patul-tul ka na lang. Retirement po yan eh. Tama mali? Yes. Enjoy it. Okay? And that's my diploma. 10 years sa Amerika po na dito. This is press. Kaya si press? Kaya si press ng araw. Ati Grace. Diba? Mga dalagat pinata, mga bata pa, di ba? Eno'y pinakakit sa Royal. Ako yan eh. And si Adlan Salazar. Kasi yung mga nakachinelas pa, bell bottom, and Jerome Cruz. Okay? Look at this, transformation. Di ba blessing, discover namin yung ngayon? Like you, it's a blessing. Buti nga, naniwala ka eh. Pwedeng hindi, tama mali. Yes. Pwede hindi eh. Okay. And this is, sa'yo mga transformation. Transformation! Pakiusap lang, huwag niyo kuna ng picture, ha? Bawa naman yung bata. This is Jerome Cruz. When he started to pray, oh, that's Jerome Cruz. When we started way back 2006. Tanghaling na pag-inom ng beer. Oh, graduate from the Lasalle University, ang sabi niya, Doc, kung gusto mong income, at least 50,000 pataas, ayaw 50,000 pababa. Bakit? Pag ginupin ko kasi yung tuition fee niya, tapos ang sweldo niya, 50,000 pababa, kulang mahulog sa tuition fee niya. Abunado ka pa. Ganun niya kinumpit ko yun. So, nang araw ko yung bata, eh wala makitang trabaho, kaya yun, tanghaling dapat, naglarasing. Tambay. Sabi mo, transformation. Transformation! Boom. Look at this. One day, look at Jerome. We worked so hard. When we started Royale, hindi mo natin to, ha? When you do this business, you take this seriously. Mula ngayon, paglabas ng lab bukas, paglabas ng kwartong ito, today is your first day. Huwag niyong bilangin kailangan nagsimula. Today is your first day, that's my first timers. Nakita ko ako. Dalawang taas nagro-Royal, at tatlo pa na. Meron nag-join sa Royal, wala na. Hindi nagpakita. Nag-join lang, bumili ng package, nabudol-budol. Hindi ba kahindi, di ba? Nag-join siya. Guess what? Kikita yun hindi. Hindi. Hindi kikita yun, hindi niya alam gagawin eh. Swerte pa siya. Pag siya kumita ng 3,000 sa loob ng isang taon, swerte pa siya because of the points. Correct? Yes. Ayaw ko maging ganun kayo, and I'm sure yung uplines, ayaw na maging ganun kayo, kaya kayo nandito. Diba? Kaya nga, napakaswerte mo ninyo, marami mo ang tinawagan ngayon, pumunta dito, at kayo ang nakapasok. Yes. Okay? So, palakpakan ang upline ninyo. Okay? Dino sa kanyang upline, kaya ang upline na I love you. Kaya nyo, sorry, ha? Kaya nyo, upline. Kaya nyo, ha? Kaya nyo. May guest ka. McDonald's, RDO presentation, may guest ka. Sino ang asikasuhin mo? Yung guest mo, si upline? Yes. O, guest, di ba? Ano ko, times 10 mo yun, di ba? O, times 2, times 3. Ano yung pala ni multiple, ano? O, times, o. Guest, di ba? Guest mo nahin. Okay. Yung guest mo ba, sigurado kang mag-join yun? Okay. Yung upline mo, kahit hindi mag-join yun, kahit sa mo kalab ka rin, sasama sa'yo, di ba? Yes. Sino mas importante sa'yo? Guest mo, upline mo? Upline. See? Iba ang pakatakal, iba ang sistema dito. This is totally different. Pag naiintindihan mo siya maigi, iba siya. May mga gagawin mo kayo na, ang tip ko sa inyo, huwag na kayo magsabi ng bakit. Gawin mo muna, and then you will realize bakit yung ginawa yun. You will learn the lesson after. Are you willing? Yes! Very good. You work very hard. Tip, huwag niyong bibilangin ang nag-pain. Ang bibilangin nyo, mula ngayon, ang bibilangin ninyo, ilang beses ka nag-present sa loob ng isang araw. Yun ang bilangin mo. Kasi pag pinapresent ka araw-araw, isa lang. This is numbers game. Pag nag-present ka isang araw, yung 730 na napresentahan mo. E kung ang beses ka nag-present sa araw, 60 na yun. Correct? Yes. Mas maraming presentahan, di ba ibig sabihin, posible marami mag-pay-in? Yes. Huwag mong bilangin ng pay-in. Ang bilangin mo, yung presentation mo, ubusan mo ito ng boses. Ang saya nito. Masaya to, oo. When I was starting, bitbit ko whiteboard. Wala ko sa ibang lugar sa Pilipinas. Bitbit namin whiteboard. Tatlong buwan ako nag-represent sa Cavite. Walang nag-join. 3 months, walang nag-join. Anong sabi ko kina Mike Doma? Pare, pagod na ako. Ayoko na bumalik na Cavite.
tandaan mo to, hindi na ako babalik ng Cavite. Good news. Nagsasabi na ako lang yung grupo ko, nasa Cavite. I got tired. Mapapagod ko kayo. Ako tayo pareho. But this is a secret. When you get tired, congratulations. Wow! Ano mapagod na congratulations? Bakit? Ibig sabihin may ginagawa ka. Kasi pag hindi ka napapagod, ibig sabihin wala kang ginagawa. Pag hindi masyadong komportable, wala kang ginagawa. Pero pag napapagod ka na, may ginagawa ka. Akala mo lang nangyayari sa iyo. Akala mo lang. Paalala ko sa inyo. Pag tinutulak ko itong pader na to, araw-araw tutulak ko siya. Walang mangyayari sa pader. Correct? Yes. Pero after 30 days, maniwala ko kayo, sigurado yung braso ko lang. Yes. Tama? Yes. Walang mangyayari sa pader, pero sa akin meron. Maraming hindi ka lang ako pa-painin. Pero hindi mo makapansin, gumagaling ka pala. Yes! Huwag kayo nag-painin sa pader. Pag-painin ko lang yung painin, bilangin mo yung trabaho mo. Kasi hama na permasin ka sa umpisa. When I was starting, maniwala ko kayo, yung aircon nakatapat na sa akin. Nakatapat ang aircon sa akin. Yung pawis ko, gamong ko. Oo. Wala kaming upline. Sinong upline ko? Sino naging invite sa amin? Si Chris. Alam mo yung pitinsel, sama ka sa akin. Hindi sa akin. Pwede ka nun. We have to learn the hard way. Nandun kami sa loob ng opisina. 1 week kami nakaupo. Nakikinig kami sa mga speakers. Ano siya sa amin ng speakers? Ah, ganun pala yun. And then we learn experience outside. Pag-present mo, pinanong ka, hindi ka makasagot. Ah, bakit ganito? Ah, eh, hindi ko alam. Kumita ka na ba? Ah, malapit na. Ganun ko sa mayroong araw. Isa lang. Quezon City. Napakaliit pa. Later naman you will see the our office. Pero sinasabi mo na hirapan ka ngayon? Wala kang cake. Napakahirap ng Royale noong araw. Ngayon, napakadali na. Kaya ka lang nahihirapan kasi komportable ka masyado. Get yourself out of comfort zone. This is what you do. You enjoy. You enjoy what you do. Para masaya, di ba? Okay, ngiti ka. Ako lang ipin, pagawa sa akin. Work hard. Okay, and enjoy. Dahil yung panahon nagaling ka. Dahil yung panahon kakapresent mo, maniwala mo kayo sa akin, managpresent mo kayo kahit wala kang hawak kakapag-RDB ka na. Kasi automatic na siya. Practice makes perfect and practice makes permanent. Kung anong marami mo pinapractice, mape-perfect mo yan. Kung lalo mo pinapractice, hindi ka malunod sa Royale, perfect mo yan. Kung pinapractice mo mag-RDB, one day, perfect mo yan. Gagaling na. Sabihin mo, gagaling ako. Gagaling ako! Ito ka, Jerome. Jerome Cruz, isa our top one. Okay. Yes. Yan si Jerome yun. Transformation, one day, your life will transform. Okay, yan siya ngayon. Diba? Okay, diba? O yan, mga rami, may asawa na. And that's his lifestyle today. Okay? Sulit ba? Yes. Sulit ba yung pagod? Diba? Short span of time. That's the magic of network marketing. Kaya nga, may ato eh. Controversial siya. Bakit siya controversial? Kasi ang bilis. Akala ko yung mga tao sa labas, hindi nakakaintindi, akala nila ang network marketing is a get-rich-quick scheme. It's not. It's not a get-rich-quick. Mabilis lang siya talaga kasi ang bilis ng income. Yung system natin mabilis. But, ang network marketing kasi, this is a get-rich-sure business. If you do this right, it's sure you will become a millionaire. Sigurado yun. Kaya sigurado ko ako dito, yung mga desidido talaga dito, maniwala ko kayo, lahat kayo yayaman talaga. Yes! Sino ang mga unang ano, lahat ang first time ito mahirap talaga eh. Lahat ang first time. First kiss, naalala nyo? Diba ang hirap? Why? Analytical? Iniisip mo lahat? Ano ba ito? Nakapigit pa? Ano ba? Pero ganang tama. Pero as long as you practice, ano nangyari, di ba? Yung master mo siya? Driving, for example. When you started driving, mahirap pa talaga. Mahirap! Ay, buwis buhay yan. Ay, kumakasagasa ka. Mabangga, kapatay ka, di ba? Maraming tao nga nagmamaneho, walang lisensya eh. Dala yung mga bakang lalaki, excited magmaneho. Tama mali, anak sa loob. Alam lang, delikado, pero gusto nila. Once gusto mo, maniwala ka sa akin, kakaharahin ka na sipa. Hindi ka ihinto. May mga pasyente akong sumugod ng ipin. Binabayaran ako braces. Masakit yan. Isang taon. Masakit, di ba? Magkakasimaw ka. Isang taon na hindi makakain ng candy. Dalawang taon ka hindi makakain ng chicharon. Oo, di ba mahirap? Ba't nagbayad ka? Kailangan. Kailangan at saka gusto. Tama mali. Dahil gusto. Pinitiis ang sakit kasi gusto. That is the reason why you have to think very hard. Kasi kailangan, anong gusto mo, yun ang kukunin mo natin.
It depends on your dreams. Sino ka? Dahil ba dahilan nyo? So, telepono lang, mga gimmick-gimmick lang, baka one day, yan yung mga mabilis mag-give up. Pero pag ang buhay pinag-usapan, pamilya pinag-usapan, na kung maniwala ka, parang mangga yan. Pag mababa ang dahilan nyo, parang kamatis yan. Pag binulot mo, tanggal agad. Subukan nang bulutin ang mangga. Try nyo lang. Diba? Hindi mo mabulot yun. Ang lalim ng ugat nun. You have to know your dreams. Later I'll show you. But this is what he writes eh. Ito gusto niya eh. Siya buhay na ganyan. Okay? Yan sarap. Walk-walk lang. Pa-shopping-shopping sa Paris. Napunta ka sa Louis Vuitton. Pag sa Pilipinas, ang pronunciation mo, Louis Vuitton. When you go to France, you say, Louis Vuitton. Ganun, no? Sibila ka natin mo. Louis Vuitton. Okay? Meron yan eh, sa, ano niya, sa, yung mga may LV, yung mga babae, meron yan address eh. Sa Champs-Élysées nakalagay, di ba? Kapagay doon ka, Champs-Élysées. Sa Champs-Élysées, sinusulatan si, ano, si Jerome. Okay? Ng Paris. And then, alam naman si Jerome ang una nagkaroon ng Ferrari, di ba? Yes. 4-5 ita. Alam pa si Jerome is the youngest registered in the Philippines. Youngest registered in the Philippines to own a brand new Ferrari. Yes. Oh, royal yan. Bura lang yan. 28 million. Grabe, no? O ngayon, kita nyo, yung reaction ninyo. Sigurado may mga na-judge na dito because people are judgmental. Ang Pinoy, judgmental po tayo. Maniwala kayo. Ang Pinoy nga, pupasok sa subdivision, rakit na malaking bahay, ang daming kotse na ito, smagdar yan. Tama rin. Eh, di ba? To change the culture. Okay. Ang Pilipino kasi sa ano yan eh, marami kasi nag-colonize sa atin eh. Kaya namahala natin yung mga manana habit, crab mentality, correct? Yes. Tignan nyo, ano nakikita ninyo? Ang kunyari, papelo ito. Oh, ano nakikita nyo? Di ba yung tondo? Ang nakita mo yung dumi. Hindi mo nakita dito sa papel. Correct? Ang nakita mo natin yung negative ng taong. Kaya pag ikaw umaasenso ka, yung mga kasama mo sa bahay, yun ang naasan. And today, if you become successful, you will know who your real friends, who are your friends. Bakit? True friends will weep when you weep. And they will rejoice when you rejoice. Pag ikaw umaasenso ka, hilay ka bababa, he's not your friend. Kamali. Sabi niyo sa libro na basa ko, in this lifetime, all you need are three friends. They're true friends. Yan ang makikreate ninyo. Yung iba are false friends. Isa kaibigan na lang siya pag meron ka. Yes. Totoo, di ba? Yes. Kaya maramdaman mo, pag umangat ka na, tapos nagiging hater mo na siya sa Facebook. Unblock. May block ba lang, di ba? Kailangan mo siya. The best revenge is success. Yes. Oo. Patayin mo sa bahay. Di ba? Pag umangat ka, balikan mo. Bili ka ng convertible na kotse, para pagbalik siya, sandasama mong konti. Pare, ito ang resulta ng Royal Quotes. Ang totoo ba yan? Totoo ko, gusto sandasaan kita. So, sa may bingo ko, ano yung konti? Diba gano'n? Tapos may bitala, diba? Tapos yung shame song, Sabay, bawi ka, pare, kumusta? Ano ka, sarayin ka sa kotse ko? Sisweldohan pa kita. Tatanong, sumakay ka lang. Tapos napakainin yung pakita. Ewan kung makakain yun. Kaling sa kanya, kumahin ka. Tignan mo. The best revenge is success. Huwag niyo makakawain, makakawain. Mababalikan niyo sila. Okay? And parang yung sasabi sa akin, bakit Ferrari? Bakit may hindi sa kotse? Alam mo yung mga babae, hindi kami naiintindihan eh. Alam po yan. Explain ko na sa inyo. Itong good news, kung hindi ako naiintindihan, kayo mga babae, hindi rin namin naiintindihan. Which lang kayo. Sa dami ng bag nyo at hindi ko maintindihan, pag pinagsama-sama niyan, kotse na yan. Tama mali. Yeah. Ang babae, kami mga lalaki nyo, habang bata ho kami, hulaan nyo anong laruan namin. Hindi ba kotse? Ang kotse, match-match yan eh. Walang kabuhay-buhay yan. Pansinin nyo, pag yung anak nyo bata, hinawakan yan. Nagkakabuhay yan, nagkakamakina yan. Ini-start pa yan. Malaking konti ang bigbit, malaking kotse. Lumaki ng konti, nakatat na sa go-kart. Tama mali. Yes. Eh, hindi nyo kami masisi, parte ng sistema namin yan. Kung ang babae ho, pag nagkaedad, nagkakamenopos. Diba? Kami mga lalaki, pag nagkakaedad mo kami, kailangan namin ng menopause. Wow! Hindi pwede hindi kami tumanda na walang Porsche. Tama mali. Mabuhay ang mga lalaki.
nakalimutan ko lang. Maraming sasabi na, what, Ferrari? Ang dami naghihirap sa labas. Ito ang tanong. Pwede pa naka-Ferrari ka, hindi mo, alam mo ba kung sino tinutulungan ng tao? Alam mo kung sinong sadyante at tinutulungan niya? Alam mo kung sino pinapakain ng mga bata na hindi mo nakaano-ano? Alam niyo ba? Hindi eh. But we judge quickly. Don't judge. Because you're not a judge. Diba? At saka hindi ko tao pag sinabi nyo lang ano, ay kulang pa ang EDSA para drive yan mabilis. Ganon? Kailangan pa i-drive ng mabilis ang kotse kung gusto mo lang nalaga sa loob ng kotse. Kamali, you enjoy the slow drive. Pwede yun eh, di ba? Ang sarap. Alam mo sa aming mga lalaki, ang kotse kakaiba talaga. Pag bad mood ka, tapos may sports car ka, pasok ka. Parang nagbakasyon. Ang sarap. Paglabas mo, good mood ka na. Eh, mga babae, nagalawa yung asawa nila ng sports car. Panara, di ba? Okay. So, what else would you enjoy? The art of royal living. Okay? Explain mo itong buhay na to. You can dine in Italy. This is, Opera 2 is a fine dining restaurant in Modena, in Italy. Okay, the hills of Italy. Picture lang mo yan. Kaya nga, ito si La Press. Kaya mo ako. The Art of Makogay. The rest of the group. Diba? Sa taas niya ng bundok, sa hill. Okay, ito yung tsura niyan. Andito yung restaurant na yan. Social, no? Okay, ito yung tsura niya. Yan, no? Yan si Big Mike. Ganda, diba? Alamin, ang bango, ang sarap kumain. Tapos makita mo overlooking sa vineyard of Italy. Social, diba? Tapos syempre, since vineyard dyan, doon yung mga magandang wine. Ang sarap. Tapos pag uminom ka ng wine, social eh. Tuturuan ka, iikot-ikot mo siya. Oo, oh, mas kira mo yung texture, mas may residue dyan sa ilalim eh. Try nyo sa pag-isa bahay, sumuha ng scubig muna. At least, diba? Sinasabi ka na, pwede, marunong ka na, diba? Bilang ka muna, pagkatapos, spray mo siya ng konti, look at the texture, kung may residue pa, and then you smell. Once you smell, akala mo na inom mo na. Andun yung flavor ka agad sa ilong mo. Pag inom mo, boom! Sarap! They eat your cheese. So siya, diba? This is in Italy. You enjoy eating in Italy, but you enjoy equally eating isaw in UP. Tamale. That's what you call the art of living. Hindi porket sumosyal ka na, hindi ka namakakain ng kwek-kwek. Ako ninyo, I love kwek-kwek. Nag-enjoy ako niyan. Pag-uwi ko, luha mo na ko eh. So kamon. Ito yung Facebook ko. Yes. I love so kamon. Good enjoy lang. Enjoy marami mo bago sa inyo. Gayaman ka. Pero ikaw mismo, hindi ka dapat magbago. Ikaw pa rin yan. Ay bago lang yung damit mo, bago lang amoy mo. Nakakain ka lang sa mga fancy restaurants. Pero ikaw pa rin yan. Would you like that? Yes! Dapat ganun, ha? Dapat ano pa rin, ikaw pa rin yan. Huwag yayabang, bawal ang yayabang. Okay? Ayan, this is my daughter. Okay? The art of living. To enjoy life. I enjoy eating, how do you call it? Mais. Oh, ayan. And spending time. Hindi na bibili ng pera yan, eh. Correct? Ang masarap niya, paano magagawa yan? Nag-royal hookah, pakita ko sa inyo paano nangyari yan. Nakita niyo mo ito? Kita sa likod? Kita niyo? Okay. Hindi? Ayoko! Mahina ba? Mahina? O sige, isip mo. Toto na to, alam niyo, dentista ko ako eh. Pasensya na ako kayo. Ayun ko sasabihin yung mic na kasanin niyo. Bakit? 10 years ako dentista. 10 taon akong dentista. Nakita kayo dentista na magdaldan? Bawal mo sa amin magdaldan. Kasi nakatakip ang bibig namin eh. Pag natawa yung pasyente, patay. Di ba? Ano yun eh? Anilig ng ipin eh. Maligis grasya ko yun. Dapat tahimik ka. For 10 years yung trabaho ko. Isang rural lang pangita namin. Ang hirap po talaga. Ang hirap mag-joke. Hindi ka pwede mag-joke doon. Oo. Palisan na laway mo doon eh. Oh. But look at me today. Public speaker. First time ko mag-public speaking, maniwala ko yun, nanginginig talaga ako. Oo, pero tiniis ko, bakit? Gusto ko eh. Parang pagmamaneho, naalala ko na pagmamaneho. Di ba nagmaneho ka? Ang hirap. First time, dami sa lamin. Dati yung tignan mo, kung nakakahilo. Tapos, iniisip mo, clutch. Sabihin mo pa, clutch. Ramera, just stay, ilang sa salamin. Di ba? Ang hirap eh. Pati kami isang araw na lang, di ba kaka-practice mo, kaka-drive mo, hindi mo na iniisip. Mechanical na, dire-direct, automatic na siya. Di ba? O, nagmamaneho ka. Nung araw, nagmamaneho ka yung nanobrena sa didid mo eh. Kaya, tignan mo yung harap, yung bumper nakikita ko. Di ba? Di ba?
Alam mo kung magaling ka na eh, kasi lumalayo ka na eh. Di ba? Pasa araw sa kamay ka lang. Tapos niya, bay ka pa. Di ba? Yung anak ko, anak pa yung mali. Ibig sabihin yung magaling ka, practice makes perfect, practice makes permanent. Kaya talaga yun. So, paano niyo mag-a-achieve to? Kumikita ka naman na kita siya every time. Okay? Ito yung trabaho niyo, workload, ito yung income. Sa employment kasi, ang natin is employment, but this is reality. Pag maliit ang trabaho, maliit ang income. Tama mali? Walang responsibility masyado yan. Pero pag bumagaling ka, kasi inaral mo eh. Gusto mong gumaling, gusto mong promote eh. O, ibig sabihin nagkakaroon ng responsibility na po-promote ka, dapat lang kumasweldo mo. Correct? Okay. Habang bumagaling ka, lumalaki responsibility, na po-promote ka, lumalaki yung trabaho, congratulations, lumalaki ng sweldo. 80% ng oras mo, nasa trabaho pa rin. Bakit? Inuwi mo yung trabaho mo sa bahay. Wala ka responsibilidad. Tama mali? Okay, 20% lang nasa pamilya mo. O paano magagawa ito? Para weekday, Wednesday, sumo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pwede yan pag real ka. Pero pag executive ka, hindi pwede ito araw-araw. Tama mali? Okay. This is what you do. So, umpisa tayo kung gagawin. Mag-a-adjust ka. Ito, maasal ka dyan eh. Ang dami mong ginagawa, punta ka na punta sa Royal, araw ka ng aral, mas ang daming negative sa paligid mo. Sobrang dami. Pamilya mo na negative pa, kapatid mo negative na, lahat negative, nanay mo negative eh. At kung pinig ko, binayin pa ko eh. Nag-aral kita, nag-pinig ka pa, mas mabeta ka na sa bol. Nakata mo, pero mo lahat negative yan. Di ba? Swerte mo ako, may positive talent eh. Okay? Tapos, negative na lahat, nagsisimula ka pa, alin pa nakita mo? Correct? Yes. Nakasar ka, they don't quit. That's why a lot of people quit. They don't know na part lang yan. Gagaling ka rin. Dapat nakita ko itang malaki, hindi ka naman magaling. Pero gagaling ka along the way, di ba? Unfair naman yan, nag-join ka ngayon, bukas milyonaryo ka. Unfair sa amin yun. It took us 3 years para ma-hit yung momentum. 3 years. 3 long years. Matagal ba? 3 years? Yes. Yes. Matagal ba? Oo. Oh. Bangko. Taga-bangko. May taga-bangko dito? Teller 1. 2 years sa teller 1 para maging teller 2. Kung magaling ka. 2 years teller 2 para maging teller 3. 2 years teller 3 para maging assistant cashier. 2 years head cashier. 2 years assistant manager. 2 years para maging manager. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 short years. Di ba exit? 12 years? Para kumita magkano? 50,000 a month. O, di ba? Di ba? Kinakaril? May sakit na ka, papasok pa. O, di ba? Karir? O, sige. Or, 3 long years para maging multi-millionaire sa Royal. Yes! Lumas 3 years. Ito, good news. Sa ganda ng Royal, I know people 6 months pa, millionaire na. Okay? I know people 2 months pa lang, millionaire na. Okay? Sa ganda ng Royal ngayon. Okay? So, are you excited? Yes! Adjust, ha? Alam, ito itong time na ito, adjustment. So, enjoy mo lang. Parang braces siya, ina-adjust siya. Yan yung part na masakit. Diba? Habang masakit yan, enjoy mo siya. Ibig sabihin, may gumagaling, may tutulan mo kayo. Okay? Tapos, habang gumagaling mo kayo, pansinin nyo ito. Tumalaki yung grupo nyo. At nararamdaman mo yung check-in mo. Nag 100,000 a month ka na. Biglang napopromote ka ng konti, week. Biglang 100,000 a week. Yan ang exciting part. Tapos isang araw na lang, boom! Pansinin mo ninyo. Konting kembot lang, 1 million na. Yes! Diba? Yan mo tingnan nyo. Hindi sabihin na wala kang gagawin. Okay, hindi siya ganyan. Pag wala kang ginagawa, racket na ho yun. Kami, when we're abroad, we were monitoring our people. We were still teaching them. Pwede naman tawag, Skype, on nagagaling ways. Okay? Pero, 80% ng income mo, galing sa 20% na kembot mo. Ano nyo, sa 20% trabaho mo, we'll produce 80%. Pag gumalaw ka ng 20%, nalabas doon 80% na income. That's the power of network marketing. Enjoy, di ba? Yes! So, tanong, are you willing to adjust? Yes! Very good. Okay. So, now,
Hindi lang sa yayaman ka, this is what I want you to realize, na banal ko rin kung kayo, may mission din po tayo. Pag yumaman ka, dapat marami yumaman sa ilalim mo. Kasi pwede ikaw lang yung mayaman. Kaya tip ko sa inyo, pag nandito na kayo sa stage na to, try nyo, huwag tignan yung income ninyo. Huwag yan tignan, tignan yung income nila. Kasi may tao na yan eh. May mga leaders ka na dyan. I-guide mo sila. Okay? Tignan mo sila, umusa sila. Pag kung tignan yung sarili mo, sila na. Hindi pwede yung nag-invite ka, hindi ikaw to, nag-invite ka, kumikita ka na, wala ka ng pakialam, kasi ito yung strong. May mga tao na strong side eh, tumadami sila. Okay, o sige, pinabayaan mo to, pinilang sang araw, boom! Na-flash out ka. Ano sabihin mo ngayon? Ah, sige, mga strong ko, pupunta ka ngayon sa kanila. Hinaharap mo sila. Ah, sabihin nila? O ngayon, kami ang weak. Kilala mo na kami. Tawa ka rin. Tip, pag tao mo sila, whether strong or weak, tao mo sila. They're under you. You have to take care of them. Agree? Yes! Okay. Walang strong, walang weak. Okay? Because our mission is to create millionaires. A millionaire maker na title na sa akin ngayon. But later on, when you become millionaires, I pass it to you. You are the millionaire maker. Not me. You are. Okay? People will come your way. A lot of people, you will learn from people. Accept the learnings. Okay? Marami kayo na experience dito. For example, kagaya nito, si Sam Canoy. Si Sam Canoy is the upline of Art Bonhoc Jr. Who is Art Bonhoc Jr.? Art Bonhoc Jr. is the manager of ABS-CBN Agandi Oro for 14 years. He resigned. He joined Royale. Di ba sabi na nag-Royale ka? Nag-Royale ka na lang. Bumaba ka, di ba? Siya hindi. Hindi ganun. Pag nag-Royale ka, nag-Royale ka. Hindi ba? It's not logical. Nasa kama ka lang, punta ka sa balik. Hindi ba? Dapat pag nasa kama ka, gusto mo yung kama, may aircon na. Okay? I share you the story. Okay lang, share the story ni Art Bonhoc. Paano siya nag-join? Si Sam Kali may guest siya sa ABS-CBN. Pumunta sa ABS-CBN, naglakad ng mga products, upset, hindi dumating yung prospect niya. Nang dumating yung boss, si Art Bonhoc. Napasok na yung Manong Art, sabi na kay Sam, ano to? Ba't ang gulo sa nabi? Eh si Manong Art, kasi kung mapansin yung credentials niya, Presidente Huto ng National Union of Journalists of the Philippines. Okay? So binapanakan niya yung gobyerno, yung mga korap. Mga Pilipino ko ito eh. Kaya sabi niya, laki na, ano ba ang produkto niyo? Sabi ni Sam Canoy, ano to niya? Sabi ni Sam Canoy, since wala yung prospect niya, Sir, magkatanong lang sana ako kung magkano magano magpa-advertise sa ABS-CBN. So napalusok na lang siya. Tapos tinignan niya, ano ang produkto niya? Patingin nga, kung nakita niya ang Philippine-made products, made in the Philippines, atin para itong bata. Made in the Philippines. Paano ba nakikita dito? Hindi ba pag-inong ka? Tutorial ka, tinanong ko paano kumikita dito? That's the best question. Yes! Tinanong ka? Tinanong siya, paano kumikita dito? Kung ako tinanong mo, kapatay ka, tuwan ka. Pero mo ako, di ba? Nasabi niya, sabi ni Manong Art, huwag ka mag-present dito. Doon tayo sa office ko, present mo sa akin. At sa office, pagkakas sa office, tuwan na. Oo, tuwa na. Sino yun? Speaker dito. Sino yun? Hindi agad tuwan. Dumaan sa butas ng karahinong si Manong Sam. Kasi mali yung timing niya. During the time, represent si Sam Canoy kay Manong Art, halik ng scam sa Mindanao. Eh siya ang broadcaster eh. Di ba? So, na-present siya. Ano ba yan? Ito ang ginawa ni Manong Sam. Boom! Sir, this is you. Sabi nga ni Marong, patay ka, yari ka, kulong ka, akin na credit card mo, saka yung iwan mo lang, tapos kukontakin kita. Sa loob-loob niya, kulong ka. So, umalis siya, tawag siya ngayon sa security guard, guard, yung bisita ko, bisita, wala na. Sir, wala na ho, very good. Tawag siya, Kang Krami. General, nandito na naman sila sa Mindanao. Bobulahin na naman kami. Ang kapal na mukha, sa opisina ko pa nag-present. Scoop ko to, pag mukuha niyo kahit kanino, imbestigahan mo. Royal Business Club, JR Building, doon pa sa luma yun. Sige sir, mag-telepono. After 2 weeks, tumawag sa general. Sir, yung pinag-imbestigahan mo sa akin, imbestigahan ko na. Sabi ni Manong Art,
Ano, scamba? Pare, talaga kami ng mga tao doon. Hindi namin sa SEC. Yung mga bata, pare pa po, 18 years old pa lang, naka-BMW na. Yes! Ang matandaan natin, wala pa kayo yan. Pare, magjo-join na ako. Member ka ba yan? Sabi ni Manong Art, dyan na natin, sandali lang. Huwag ka muna mag-join. Ako apply. And then, call Sam na ano eh. Sam, balik ka dito. Mag-uusap tayo. And then, the rest is history. Today, Manong Art is our head, department head of Bismin, besides from Mindanao Operations. That's Manong Art. Okay, palakpan natin si Manong Art. In case mag-present po kayo, ang lalaking barahin na ano yan? Pyramid yan. Di ba? Gagalingin kayo? Huwag ka mapabuling. Defend immediately. Anong pyramid? Masyado ka na ba marunong? Hindi pyramid yan. Triangle yan. Ang pyramid kasi may base eh. Di ba ganda yung pyramid? Kaya pyramid eh. Yung pyramid ako sa triangle yan. Ano ba? Oo. Regalo, wala, di ba? Para yung flowchart ang tawag dyan, makinig ka muna, hindi mo naman ito alam eh. Di ba? Hindi yung pyramiding yan, talaga? O sige, define pyramiding. Oo, sabi mo kang ka, define pyramiding. Good news, sa Web Dictionary, walang word na pyramiding. Ayaw mo, dumungutak niya. Define pyramiding. Meron sa dictionary, pyramid scheme. Pero pyramiding, wala. O hanapin mo ngayon, sige, o define. O ano, sige, wala siya nasabi nun. Lahat ang kukwento na, nasa taas kasi ang kumikita. Talaga? Oo, oh, di ba? Yan ang conception, di ba? Ayan, perception pa lang. O sige, nasa taas ang kumikita. Pwede dapat sanay ka na. Di ba yung pinayado ka? May boss ka? Pwede ba siyang kumikita? Try mo, kung titinin niyo, 24 hours. Trabaho ka, 1 year, walang tulugan. That's around 8,000 hours. Kung titinin niyo, nandito ka sa baba, clerk ka. O, 8,000 hours ka, siya nang tutulog ikaw hindi. Abot ang check-in ng boss mo. Di ba hindi? So, realitan mo, galingan mo. Ito kami, ano nangyari? Pag kumikita kami, bumaling ka, di ba maabot ka dito? Sama rin? Yes! Pwede mag-level na tayo, wala ka sa baba. Yes! Parang kira rin ito. That's the beauty of network marketing. Napasal nga eh. Dapat kami lang kumikita. Kami na una eh. Pero inaabutan nyo kami. Napasal. Look at the top 1, top 2, 10 flow. Why house to husband and wife? Okay, diba? Di ba? Mga dentista yun. Yun talaga mga dentista magaling. I'm very happy. Bakit? Kaya lang sila mag-join. Tapos top 1, top 2. Ano yung sabihin mo? The system is working. Ano to? Everybody's ball game. Bakit may flash out eh? Ano yun? Alam nyo, this is everybody's ball game. Anybody's ball game pa lang. Anybody can go. Go up any money. Okay? And sino? Ito nakakatuwa. Nung kasama kong Singapore si Manong Art, di ba mga Pinoy? Nalo kami sa hotel, kwento na kwento about God and country. Ang Royale is all about God and country, sabi sa akin. Sa loob lang kung hindi, tuwang. Pag-uwi ko ng bahay, from Singapore, roommate ko siya eh. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ko alam, sabi ko yung pamakin ko, bilang kumakanta, na lubang hinirang. Habang kinakanta niya, ang bata kasi pumatay, ang bagal eh. Diba? Naman mo yung lyrics. Tapos kumakala ko, Lord, naitindihan ko na, sige na, garden country na nga. And then realize, yung ginagawa ka natin sa Royale, pinabago natin yung maraming tao, we change lives. Okay, look at this. Ibo. Tingnan mo to, sa Pilipinas, extreme. Yung mayaman sa kamahira. Ramdam-ramdam mo, di ba? Yes. Ito yung sinasabi ko, si nanay, retired na dapat, nagtatrabaho pa. Hindi ba? Look at this. Totoo ba ito? We need hope, change lives. We change the mindset. Diba? Tignan mo ito. John Bernales. Dati John ito. Nagbabenta ng pizza. Ang hirap ng buhay niya. Diba? Nagbabenta ka ng pizza, nag-deliver ka, hindi mo makaya yung dinideliver mo, naamoy mo lang.
hirap ka, di ba? So sabi ko nga dyan, the best of best success. Pag umaman ka, kumain ka ng lahat ng pizza makain mo. Araw-araw pizza. That's John Bernaras when he became a millionaire. Janitor ho yan. Sino contact yan? Ang contact na gagawa ho yan, ang dami hong tao. Swerte nga yung mga babae. Ang galing kumuha ng contact eh. Ganyan lang, ingiti lang, may number na. Try mo mga lalaki, ganunan mo. Hindi ba? Ang hirap kaya sa amin, di ba? Pero yan, may number for comfort zone. Kukuha ka ng cold market, di ba? Mga mag-usap sa tao. Nag-train, sa training mo yan, matututunan mo yan. Tuturuan kayo ng mga apply sa inyo. Okay? And that's his wife, si Rose. That's, you know, pizza araw-araw. Tuesday, pizza na naman. Wednesday, pizza na naman. The best success. Pag may pera ka na, pwede ka maghigante. Look at John today. Ang mukhang sa milby, di ba? Nagbago na eh. Di ba? Alam niyo yan, kung nagbago ka ngayon, pag yumaman ka, ang direct na nakikinabang niyan is your family. Hindi ba? Nagkakaroon silang palimagong pag-asa rin. You know, look at the kids. Diba? Enjoy your life. Okay? Kuya Ramil, Ate Raquel, ginawang daycare ang Royal. Bit-bit ang mga bata. O, dinala ko rito. Hindi pa itong off sa amin, maliit pa ko nun. Okay? Tiniis. Adjustment. 3 years. Do not waste your 3 years. Don't waste it starting today. Don't waste it. Bahala na, bukas na, bukas na. Kakabukas kung umabot yung 3 years, wala kang nagawa. Correct? Every day should be Royal day for you. Pero kumamit ka ng parang products, that's prospecting. So, opisina, prospect ka. Hindi naman ang produkto, yung obvious ka, di ba yung pakuminom ka? Ano yan? Ano diba sa ano? Yung obvious, ano yan? Wala. Ano yung prospect? Kaya ito, produkto mo deodorant, ang problema ng office mate mo meron, di ba may amoy? Okay, ganyan mo sa harapan yung video doon. Ganyan mo. Pare, ano yan? Ito, pantanggal ng ano. B.O. Make it obvious. Kailangan kita sa iyo eh, di ba? Kailangan mukha kang, ano ba ang kinis-kinis mo? Kaya niya kiniinom mo araw-araw. Okay? Kasi sa okay, try pa try nga. O sige, bili ka nito 1 week straight. Huwag kang inom ng every other day, dapat araw-araw. Kasi pag every other day ang inom ng duta, ang puti mo every other day. And later on, look at them. Then they come in the nurse. Okay? Ina-award nyo lang. Okay. So nagka-pera yung mag-asawa, unang binili, kotse. Kotse muna, bago ang bahay. Diyan nga nagkakaproblema sa labas, perception again. Ano may sabi yan? Puro kotse-kotse, mali investment, tamali. May tanong ako sa inyo, pag may taxi ka, at kulita ka, anong bibili mo? Bahay taxi. Taxi! O. Dala ba ng taxi mo? Anong bibili mo? Bahay taxi ulit. Taxi! O, see, you invest on your business, mamali. What's our business? Ito eh, resulta eh. That's our business eh. Alam, may resulta na ako pare, kumita na ako, yaman ko rin, bahay na ako, tignan mo, tignan mo, tignan mo. Dapat itpikin mo siya, di ba? Eh, yung project na yung dalili, di ba? At pagandahin mo sa negosyo mo, paano? Mag-load ka ng products sa loob. Mag-deliver ka ng products. You visit your prospects. Tama, mali. Yes. Ibigin mo kaibigan mo, pare sa mga sa akin, balawin mo akong trabaho. Hindi ka patapos ng percent. Pagdating din sa opisina, payin na yun. Nako niyo? Results will speak for you. Pero huwag kayo mag-alala nung araw mga tao, wala rin resulta. Magkakaresulta ka rin. Okay? Just be patient. Just keep on doing your business. Okay? At pag nagka-pera ka na, saka bumili ng bahay, pwede naman. Magka-terno pa. Ganun ang kulay. Enjoy your money. Royal living. Okay? Ngayon, sabi na, wala lang kumikita. Hindi totoo yun. Isa sa people that I want to introduce to you, the Euro boys. Okay? Iba-ibang time nag-enjoy na mga yan, nakakasar. Naabutan pa kami. This is Telling. Si Gerard, wala na, malit na to. Ah, nagtausang awit na to si Telling na yan eh. 200 na nga eh. Si Gerard used to work for a call center. Tinder siya. Ni Paul banggitin ang opisina nila sa Accenture. So, today he's a full-time driver ng anak niya. That's the lifestyle. Ang sarap nito.
Imagine na ba, maneho ka sa anak mo, araw-araw, yung kwento nila naririnig mo, you see them grow. Diba? So, bakit yung tono ng boses nila? Uy, binata ka na. Isang araw, totoy ka pa. Isang araw, binata. You enjoy the kids. Tama li? Yes. That's the best job. Tapos kumikita ka, bakit? Automatic yung business mo? Hindi ba? Is it worth the 3 years? Yes! Ay, naku, napakasarap, no? That's telling. Taka sa, this is in Paris. O, tignan mo. Yung mga, may mga negative dito, na, ay, hindi ako pwede dyan, dami mo pimples. Mas pwede ka rito. One day, sabihin mo, Lord, thank you for the pimples. Alam naman ako, at kababayan mo ng buong mundo, marami kang pimples, di ba? Isang araw na wala ka ng pimples, hindi mo kailangan mag-market eh. Masabihin lang, ano ginagamit mo? O, di ba? Costo na yun. Talaga gusto mo rin, di ba? Kasi living testimonial ka eh, di ba? So, thank God for the pimples. Look at, si Teo worked in Globe. Magandang posisyon niya. Accountant yan. Multi-awarded to sa Globe. Lahat ng awards meron siya. Sabi nga, Doc, nila sa Globe ako, sweldo ko 10,000. Ang dinadala kong kape, 3-1. Kung nag-promote na ako, 30,000 ang sweldo ko, ang kape ko, Starbucks. Pero Doc, at the end of the day, wala akong ipon. Oh, sumosyal lang ako ng konti. Bukala akong sosyal, pero wala rin akong ipon. What happened? He left Globe. Noong tumatak mo yung business niya, hindi lang, huwag kayo mag-resign ha. Huwag muna, okay? Pagka okay na yung interview, ask for applying, may time yan to resign. When he resigned, the time was time, but the time was right to resign, he resigned, he left the role. Look at what happened to Teo. Today, he's the first owner. He's the owner of the first Jaguar F-Type in the Philippines. Yes. Sa kanya ko ito, okay? Incidentally, ano ito? Launching lang. Nandun kami, invite kami ng Jaguar Philippines, nanonood lang kami nun, tapos si Teo nanginginig. Bakit? Yan yung dream board ko. Kasi may to block kayo mag dream board. Yan yung dream board ko, nakita ko, nangasarap ako. Ayun, gagawin mo. Nandiyan ko lang, bibilin ko siya, bibilin mo. On that night, he bought that car. Kaya yung mga artista pa, launching lang yan eh. Inintroduce ka sa market. That night, he bought the Jaguar. Grabe, no? Wow. That's right. Sa Globe. Ang dami yung text sa kanya. Uy, tulungan mo ako. Ayoko na dito. Iligtas mo ako. Yun yung kwento na. Another proof. I don't know where, I forgot when Teo joined Royale. Siguro mga 2010 ata. Ito 2012. Si Ian. Ian joined 2012. Pati check. 500,000. Wow. After 1 year, 500,000. November 14, 2 million. Wow. Diba pangkasar? Ako 2006, nao siya 2 million. Unfair, no? Huwag na kayo, John. Huwag yung sinasokin po. Okay? Mindset sa ato. Kaya ba ito mag-asawa? Tapos yung asawa niya, eh, ano, kontra bulaki. No. Tip, kain mo na kong bantrin. Si Sel Sato, siya yung positive. Yung asawa niya, taga-intel kasi sila eh. Si Ray, engineer, walang tiwala sa Royale. Tapos kami yan, kalabuhan niya, dito ko yan. Hindi, mapakilala kita, mga professional sila, may mga doktor pa nga. Hindi nakita kami. Ano sabi sa akin? Doktor yan? What a date? Magka-away kami yan nung araw eh. Si Ray, magka-away kami, ayaw maniwala sa amin. Kung nawala ang intel, nawala yung intel, di ba? Oh, nawalang intel. Tapos ang intel, siya, si Ray, may item na siya sa Singapore. May trabaho na siya, transfer lang siya. Ano sabi ni Sir, hindi, Royale ako, di tayo. Sa Pilipinas na tayo, pinaglaban niya. Ipaglaban niyo. Parang boyfriend-girlfriend lang yan eh. Di ba yung girlfriend mo pinaglaban mo? Yung boyfriend mo pinaglaban mo sa nanay mo? Pangit siya. Sabi nanay mo, hindi na, walk for you. Makalam mo lang. Pero nung pinasal kayo, di ba, tinanggap din siya ng parents mo? Tama din. Kasi pinaglaban, pinaglaban ko rin. Ganito naman sila pinaglaban, tignan mo unang check-in nila. O, one set sa ato, 2010. 110,000. Ano ginawa ni Sir? Nag-attend ng training, di ba? Ano sabi namin sa kanya? Killing me softly. Patayin mo sa pagmamahal. Ibili mo ng kotse. O yan, bili na, sweetheart. O yan. Pagkaralin yung anak mo sa magandang eskwelahan. Sabi nung ni Rain, ang anak ko nag-aaral sa CSA, sa San Agustin, sa Marinas. Okay? Very expensive.
nandun yung mga anak ng mga embassy, you know? Ang business nila, may basta silang business ngayon. Okay? Sabi ni Ray, saan mo pinag-aral yung mga bata? Saan kumuha ng pera? Wala tayong trabaho sa Intel. Sa Royale nga eh. Then later on, si Ray, naging positive. Siyempre naman yung positive dyan, may resulta lang. Sumisigaw niya yung resulta ni Sel, correct? Yes. So, what will happen? Yung dating negative, naging positive. Tingnan nyo. Yung negative, may award. awarding ng asawa. And sa dalawang mag-asawa na to, alam mo sino magaling mag-present? Si Ray. Today, si Ray, kung saan siya pumupunta, sumasabog ang grupo niya. Kung na Cebu, ng Leyte, ng Pormo, Pangasinan. Ang laki ng grupo ni Ray, sobrang laki. Sino nagpagawa kay Freddy Webb? Siya. Wow, siya pala. Sino pa naman kayo? Dami pa eh. Sino pa naman kayo? Ang sintreto siya. Ray, guess mo sa pansinin mo tinawag? Ay, Mayor Malik, ang dami ng mga prospect, ang dami ng training sa kanya. Nilalapitan pa siya. Okay? Dating negative ho yan. Kasi pag ang aura mo positive, ikaw lalapit ka ng tao eh. Okay, di ba? Yan, si Ray. That's Ray sa ato. Dating negative. May na-flyer dito. Na-flyer lang. Na-flyer lang. Wala? Not kayo, na-invite siya, pakilala niyo? Congratulations. Kung hindi ka na-flyer. Eto kasi, ang nag-invite sa kanya papel. Na flyer lang to. Naglalakad lang to dyan sa may National Bookstore. Sabi ka ng flyer ni Ryan Ochenko. Nurse ho ito sa Saipan. Arthur Ogay. Okay? Nurse ho siya. Galit na galit yung tatay. Si Colonel Ogay. Galit na galit. Bakit ka nag-royal? Hindi totoo yan. Iscam yan. Oh, hindi tayo kumikita na ako 29,000. Hindi totoo yan. Mag-nurse ka. Bumalik ka ng Saipan. Buka ang anak ng galit na galit. Oh, ang mga pangalan kasi nila, isang pangalan eh. Arthur Macogay Jr. The third, the fourth, the fifth. Seryoso. Nakita pa si third. Nakita ko lang yung si Doc eh. Umalis. Umalis na, no? Nakakatuwa kasi, lahat ng kamag-anak nagalit sa kanya. Kasi he made the wrong decision in their eyes. Tamali. Bakit yung ginagawa mo? Yung real-real yan. Professional ka. Look at what happened. Nung kumikita na siya ng malaki, sir, 200,000 ulit na siya. Hanggang sa nakaroon siya ng income na kumabot ng 1 million na siya, awarding na niya. Aralet ako receive awarded si Maki. It didn't stop. Against all odds to, lahat galit sa kanya, pero tuloy-tuloy pa na siya. Bakit? Nakita niya eh. Baliw na eh. May nakita siya na hindi nakita ng ibang tao. Kaya pag sabi, hindi ko yan, whoo! Ganun lang yung ito. Awarding na, nag-millionaire siya. Ano nangyari? May sumisigaw sa kanya ko, see you. That's my son. Mabuhay ang Royale. Colonel Macogay. See the power? Pag pinaglalaban mo siya, butas Colonel Macogay, holding the plaque of his son. Di ba? Ipaglaban nyo. That's the mom. Okay? And to good news, si second, si third, si fourth, si fifth, lahat ng royal na. And si Lieutenant Doctor, second Lieutenant, Arthur Macogay third, siya nakasalubo ko kanina. Ang last check niya is, I think, 100,000. 42 hours ang kanyang trabaho sa ospital, tapos ay 100,000 sa Royal. Ano yun, no? Yes. Ang simpan. Toxic na nga, wala na ng tulo, tapos ang training pa. Siguro ang ginagawa, tapos na wala kang time, yun ang hiniwa na. Yung doktor nga, 42 hours, nag-duty, tapos ang pag-training pa. It's just a matter of priority. Okay? Time of training? Yes. Ha? Sige ng time? Yes. Very good. Dan niya to? Dan Cancio? Ang lupit niya to, tagubeta ng puto sa Dubai. Oh, today, he owes, yan ang mga downlines niya. Pwede ba lupit? Alam ko sabihin mo sa kanya, yaman ka. Kaya mayaman na to eh. Hindi pwede ganun. They love the products, okay? So he is the first to earn, to purchase a 458 Italian in Dubai. Inaangat ng Royal ang Pinoy. Saka nakakita? OFW naka spider 458 Italia. Di ba? So, pag umikot siya ngayon, Pilipino ko. Pagkano nga kami doon eh, pagpili mo yung kotse, yung plaka, kabayan. Ano ba? Pwede yun. Edsel Torres, how to inspire you? Si Edsel, sobrang puti nito. You know? Ang puti, taga Pulido Island, magsasaka. Okay? May isda pa lang.
Ang bahay centralized aircon. Malamig araw-araw. Nag-join sa Royale, sino connection? Ang itim-itim. Tinoto niya, two years siyang ina-alas ka, wala na nangyayari sa kanya. But he kept on going. Yung nangyayari sa kanya, di pumuti rin. Bang, kinis na mukha ni Edson. Ang lupit ng presente ito, ito Isabela to. Isabela Santiago. Ang kausap mga pulis. Wala Isabela, Batangas, Laguna, ubusan ng boses. Walang bilangan ng nag-pay-in, ang binibilang yung activity. Later on, may natalisot, nakapunta ng Singapore. Present ng present. Ang tawag dyan, travel light. Travel light. Ang alam mo, damit, isa lang. Travel light. Para hindi ka excess baggage, di ba? Huwag ka na pag kay Edsel, maniwala ka sa akin. Pag yung tao niya nakatabi, maniwala ka pa kahit ka RV katapat mo. Makatabi ka lang yan. Dapat ganun yun. Dahil yung panahon, gagaling ka rin. Gagaling ka rin. So this Edsel, kaya ako siya. Dami, no? Pero Edsel, dami ganyan. Dok, yung panahon na inaalas ka nila ako, naalala mo yung sinabi mo. The best revenge is success. Ngayon, mayaman na ako. Pag nakita ko sila, sasampalin ko sila. But don't answer, call it don't answer. Connect, no? Don't answer, no? Pumunta kami sa ano, sa wensya. Pagkain ka lang, pagkain, di ba lulutuin yun? Hindi ni Luto, kinahangin na lecho. So, bakit pa niya siya? Today, Edsel has three condominiums. Three condominiums. Ang income Edsel niya, when we came back from Europe, ang check-in niya, 2 million. 500, kasi 700 pa. Yes. Eh, po kayong check ko eh. May dalawang check tayo pa yung sa akin. Pero maliit lang eh. Kalahati mo sa kanya. Pero pwede na naman 1 million habang nagbabakasyon ka. Diba? Yes! Pero nakakasa, si Edsel, 2 million sa kanya. Dok, pag ang check mo, wala. Ano kung sa VIP ka habang wala? Ayaw ko pakita sa kanya kasi 2 million yung kanya eh. First time Edsel. Pangarap ito. Hyundai Elantra. We went to Europe. Nabi ng Jaguar. Pag uwi namin, bumili ng Jaguar. Dreams come true. No? And sa Paris, Prague, Berlin, Amsterdam. Yan si Edsel. Basta, wala ninyo, anong ginawa niyo? Nag-interview siya. High school graduate. Eto probinsya ka, wala kang pera, wala kang credentials. Boom! Ang visa, Schengen visa. Every part of Europe, pwede mong puntahan. Look at, diba? Ano sabi niya? Royale. Detensyon siya, Royale. Berna. Bakit? This is Louis Vuitton in Paris. Diba ko ba kayo sa mag-shopping? This is the way to shop. Dito ka mag-shopping, punta ka sa Paris. Sabihin mo lang, Royale ka. May pila kasi dyan eh. Dito sa headquarters sa ano, ng Louis Vuitton sa Paris. Headquarters to. Tingnan nyo, alas 10 ng gabi, walang tao. Walang tao! Pero sa loob kami. Kasi pag Royale ka, pumunta sa Champs-Élysées, VIP ka. Sabihin mo lang, Royale ka. Oo! Thank you. Si Pres kasi kailan doon. Ang haba ng pila, si Pres kung ilang at ganito eh. Tapos, sinalubong siya ng specialist, sabi niya, welcome to Paris, Mr. Dorasco. Kaya pasok siya sa ano? Sa Louis Vuitton. Yung mga foreigner na kapila, sabi ko, pwede pala. Sa kayo pumila, nare-drenso kami. Ang ginawa ng mga nakapila foreigner, binubo kami. Sorry kayo, hindi kayo Royale. Pasok namin, pakita ko sa inyo ha. We don't shop sa loob. We go straight sa VIP section. Hoarding ang tawag dyan. This is the VIP section. Ganyan. Papakingin ka lang at chocolate. Habang iniintem yung order mo, nakaupo pa lang ito sa lamesa, sa sala. May sala doon ang VIP. Tapos may chocolate, kailangan mong kain ko, kung lagunin ako eh. Tapos paano mag-shopping ko yan, di ba? Kaya yung tura niya, yan. Kaya yung specialist mo. Okay? So siya ka lang, malalaks-laks ka lang. From bank, Ryan? Yes! Di ba yung mga pangarap niyo, no? Ngayon, lumalabas na, mga mombab, lumalabas na. Okay. Tanong, ano lang ba ang kumikita? Yes! It's not true. Okay? Ninyo to yan. Ang pinag-uusapan dito, yung accounts ninyo. Yung accounts ninyo, isa? Dalawa? Okay. Pag isa lang account ninyo, itaga mo sa bato at seryoso ka. Isang account mo. Ay, isang account pa rin sa mga seryoso. Pwede na yun.
Pero siguradong alam nila na may pupuntahan sa Royal, kasi dito sila. Pag nakaisang account ka, kaibigan, maniwala ka sa akin, itaga mo sa bato na ating panahon magsisisi ka. Iiyak ka. Ang pangit ang structure ko. Parang Dalmatian. Putol-putol. Ang kulit ko, ayaw maniwala eh. Diba? Hindi, sanang, okay lang. Pwede na to. Kaya manit akong buwan-buwan. Masabay bigla, nakabuild ka na pala. Alam na organization mo rito. Ang dami na nila. Pagkatapos, nagdami. Gusto ko na magdadagdag. O, di ba sa ilalim? Nakuha nyo? Yes. May dahil lang na chance strategy. It's not about sale. It's strategy. Okay? So you listen to your upline, ha? You listen to them about multiple accounts. Okay? So, prospects, kahit sino pwede. Abogado. Tingnan mo. Di ba sala ng judge to? Bawal yan kung ano nilagay mo dyan. Pero pag si judge ang Royal, lahat pwede. Doktor, this is Doc Philip. Pagkatapos ang injection, anong ginagawa? RDP. So, that is why si Jarlene, former manager ng Bangko de Oro ata. Former, nag-resign na mo sila. And masarap nila magtrabaho, makita sa Facebook. Ito maganda. Anak ni Ray Hensel Sato, 15 years old. 15 years old, ang January 171. Wow! Ang lupit ang bata. Sabi ko, anak, inaanak namin to eh. Anak, ba't ang galing mong prospect? Ay, hindi lang ang mga prospect dito eh. Anong ginagawa ko? Punta ako sa kahera. Tapos sinatanong ko, siyempre bata eh. Parang tanong, miss, magkano sweldo mo? Pinagano, bata eh, di ba? Ganito, ah, ganun, maliit pa lang. Parang allowance ko lang. Pag Royal ka, yamang ka. Pag inosente ng salita, di ba ganda pakinggan? Napapajoy niya, nakakaasar. But the best part is, yung mga bata marunong magbenta. We teach your kids how to sell. Bakit ang bata kasi pag gusto magbenta yan, they know how to negotiate. You know, selling is everything. Selling is everything, you have to know how to negotiate. When you talk to your kids, negotiation yan. Diba? Sa asawa mo, nakipag-discussion ka. Selling nga, may binibenta ka. Learn the technique of selling. Dito yung mga bata gumagaling. Kaya huwag kayo mahihiya. Yung mga barya-barya yung patulogin nyo sa bahay, mga inventory nyo, kailangan nakikita nila. Para yung bata, nakikita nila, ma-acquire nila yung negosyo yan. Hindi siya takot magbenta. Kasi ang tatay ko nagbenta, nanay ko magbenta, para ka natrabaho. Correct? Yes. Teach them how to sell. Are you learning? Yes. Okay. So, positive ka na? Yes! Marunong ka na mag- Yes! Reflect na negative? Okay? So, dahan-dahan na natin yung mindset ninyo. And then, one of the best secret kasi, na kailangan mo tinggalap dito, is your belief in Royal. May tiwala ka sa sarili mo, may tiwala ka sa Royal. Okay? I'll show you the history of Royal. Hindi kami nag-join sa Royal kasi maganda yung Royal. Dati. Hindi ho. Nag-join kami dahil sa kanda. Doon sa mission nila. Pakita ko yung Royal nung araw, pakita ko lang. Ayan ang Royal, 2006. Di ba laki? Ang daming tao. Ang dami, di ba? That was the vision before. Nadami yan. If you not see the vision, you will leave Royal. When people came to Royal, yung mga nagsumama, and then they started doubting, that's the time we started fasting. Nung nawala sila, mas naniwala kami. Baliw, di ba? Nahanag-aling sila, nandun pa kami. Why? Because we believe in the integrity of the management. Sabi nila, naganda to. Talaga? Oo, magkaka-products tayo, maganda. O yan ang products, di ba? Maganda. Choke all day. Di ba? Pag yan nilagay mo sa bulsa ninyo, huwag muna tanggalin. Kasi pag tinanggal mo siya, naging choco all 7, choco all 6, choco all 5. Nakukot-kot mo yan eh. Oo. Oh. Pati naman yung sabon. Di ba ganda? So siya, di ba? Pag nagay mo sa bag, kung may distributor ka, wala masyadong pera, may isang sabon, ilagay sa bag, talaga natagunan ng mga makeup. Pag hukot ng ganon, nalukot yung kanto. I-deliver pa, bibili hindi. See? Andali, di ba? Look at the lotion. Di ba ganda? Social, di ba? Takawa-tawa kayo ito, di ba? Yan ang lotion ng Royal noong araw. Oh, ngayon. Sabi sa kaibigan ko, pare, this is a multinational business. Big time business ito. You join me. Ano sabi sa akin? Graduate sa Agresal University. MBA.
business management. At sabi sa akin, pare, ang tawag dyan, backyard. Nasaktan ako. Oh, it was very painful. Masakit yan. Ma-reject, kaibigan mo pa. Aalaskanin ka pa. Backyard yan. Eh, mahal ko na yung Royale. Talaga, backyard? Spell backyard. Define backyard, sabi ko sa kanya, pare, ganito kasimple yan. Punta ka sa UP, maghanap ka ng chemist na hindi pa gumagraduate, patimpla ka ng lotion, pagtapos punta ka ng recto, bili ka ng mga casing, yung mga gawa na yan, yung mga casing na yan, pagkatapos pa-inject mo yung lotion mo, paggawa ka ng sticker, lotion, tapos. O, di ba? Oo nga. Backyard na. Kaya sabi ko sa kanya, I shall return. Because I believe in my management. I believe in the company. Pain? Positive, negative? Positive. Negative? Positive. Negative, di ba? Yes. At ano naman kayo? It's either negative or positive. Ikaw ko na-decide niya. Yes. Ang pain mo kasi, parang nasunin na yan. Pag sinindihan mo, hindi yan, sunog ka, madidepress ka. Pero, ang kotse ko, pag walang nasunin na, hirap ako. Kailangan malagyan ng gasolina ang kotse para tumakbo. Tama din. Kaya hapon yung mga negative sa akin na nangyari, woo! Ipuntak mo ko, sige. Hindi ako nila apektuhan. Basta sa challenge ako. The more you put me down, the more na sa lumalaban ako. Why? Ipapakita ko sa'yo na tama ako at mali ka. Kasi pag mali ako, buhay, wala na akong kitindan sa'yo. Tama din. Ako na nakakita sa Royale. Alam ko totoo to eh. So, tinuloy ko siya. O, di ba? O, pagbalik ko, the best is success. Ang tawag sa akin ngayon, uy, ang yaman mo na. Thank you. Diba? Invite mo naman ako. No way. Wala na akong time sa'yo, sorry. Diba? But again, the best of my success, kahit lang isama sila, na nahirapan, luta, walang bifan. Sa'yo yung mga touch mood. Touch mood. Sa ba? Touch mood. Touch mood. Sa'yo si touch mood. Yung product namin doon, natin noon, natin, diba? May label yun eh. Pag binigay mo sa customer mo, pabayarin mo muna. Pag siya hindi nagbayad, hindi ako kukunin yun. Pabayarin mo muna, pagbayad niya, bitawan mo. Pag bitaw mo yung label, nalalandang. Pagpungin mo ito, touch mo! Ay, ano ako yan eh. Ganon. Walang bifad. Walang bifad yan. Oh, ba't di ako pumupute? Sabihin sa'yo, kasalanan ko ganon. Malay mo sa'yo. Ang hirap ng araw. Okay? We stayed. People were doubting. We stayed. Because we know the management, we know their heart. Si Pres, anulit mo trabaho niyan. Anulit. 5 o'clock, 10 o'clock nung umaga, sa office na siya. Kami, trabaho na, nag-market na kami. Pagbalik namin ng opisina, alas 12 ng gabi. Ano kami ang trabaho niya, ang madaling araw eh. Pag-uwi namin, si Pres, nandun pa rin sa kwarto niya, nagtrabaho pa rin. Alas 5 na ng umaga, kung anong suit niya, last issue pa yung suit niya. Pencil pushing. Trabaho ng trabaho, okay? Nakahawak. We stayed, and the rest is history. That's Royale today. Ay, dahan-dahan pa rin yan, no? Tignan mo yung lotion. Gumanda na, di ba? Yes. Ito, mas maganda. Wala yung seal. Walang seal. Paano pag sinabi ng prospect mo, sigurado kayo pag ginagamit to? Trust me. Ganun lang. Okay, ganun lang. It's our products today. Di ba ang ganda? Kung hindi kami naniwala dati, nag-give up kami. Ano nangyari? Isayang, di ba? Ngayon kayo, nagdatlan nyo na, ito na eh. Ang ganda na niya eh. Kaya wala ka ng karapatan. Di ba? Pag sarap, ang hirap naman. Mahirap hindi? Mahirap hindi? Hindi mahirap. Ang dali na lang ito. Know your products. Ang dali makukuha ng prospect dito, ang products lang. Oh. Performance? Ano pa nung benta nito? Yung mga babae bentahan ninyo, huwag yung lalaki. Oo, oh, sayang sa kanya yung mga, ano nyo ito, di ba? Dinidiktik sa umaga. Sweetheart, take your shower. Pag-itimpla ka ng kape. Tapos kunin yung performance, diktikin mo. Dugod mo sa kape, tapos kunin ng umaga. May ceremony sa ito eh. Paglabas ka, Michelle. Sweetheart, naklakin mo, di ba? After 7 days, araw-araw, Happy New Year. Diba? Ilo kami pumalakpak, yung lalaki talaga. Yung babae, natatakot. Kaya kung sisabi mo na lalaki, may nakasal sa likod ng bote. Pag inaakit yung star sa iba, hindi ka gana. You have to know the strength of your products. So what do? Yung kind of product orientation. Kung tamang uhula, may presentation tawag doon.
O paano po muli sagot na tayo ng sakon? Alit-tingin nyo, hindi nyo magbubula, pabuti ka. Ako ganun, ha? Mr. Presentation, you'll attend the product presentation. Promise me, you'll attend. Yes! Every product has a customer, every product. Itong ganda na ito, ilan ko lang. Okay, that's made in Korea. So, lala ko ito, itong bata mo si Patrick. Sabi ko, hindi mo Patrick, oh. Ang hindi, no? Pero ngayon, hindi ni Patrick magbenta ngayon. Thank you, Lord, for impulse, di ba? Pinsan ko. Ayan, no? Di ba? Before and after. Di ba? So, happy customers. Dapat sa bahay ko yung umiinom, gumagamit ko. Okay? International customers. Ayan, benta ko yan. Nakabalang score yan. Ang hirap benta nito. I don't like Philippine products. Siyempre, kailangan po ang bola, di ba? These are great products, international products. It will make you more beautiful. Kasi confident ako sa produkto ko, sa resulta eh. You have to be confident. Sabi niya, really? I'll be beautiful? Yes. Okay, I'll buy. Or you pay. Hindi libre yan. Diba? See? Ano? Indicators of good business. Ito mga tao ko yung magpinahin to. Eh, malaki ho ito. Ano yaman yan? Pero pag kumitila yan, maniwala naman sa ibang klase yan, gusto nila yung produkto natin. Okay? These products are creating dollars for us. Ang Pilipino, di ba, nag-limit ang dollars dito. Alam ginagawa ng Royale, yung produkto natin nag-limit ang dollars sa Pilipinas. Di ba, ganda? Okay. Nagsimula ka mag-present. May building daw. Binanatan kami. Kunwari lang yan. O, di ba, wala nag-building na. Ano nangyari sa kanila? O, baka ka-building din daw. Hinahabol tayo eh, ibang kumpanya. Alam niyo ba, we are the first and the only company in the Philippines, Filipino company, tayo ang pinakamalakas. Alam niyo ba yun? Yes. That's number one. Ano mo itong number one? Nakatuwa ka sa abroad. Kinokopya tayo eh. Kung nasaan tayo, nandun sila. Sumusunod. Parang SM at saka Jollibee. Kaya ba SM at Jollibee? Kasi nasurvey na ng Royale na pag-aralan eh. Ito, good news. Hindi makalusot yung produkto nila. Diba? Sorry. Baka yung pa nandito, spy. Manong ka. Okay. This is our lobby, diba? Tignan ko nung building natin eh. Okay? Operations sa Dubai. Look at this. The Arabic translation, diba? Ano kayo magbasa ng Arabic? Tura ko kayo, ha? Kapabasa ko, pagkabaligtad, pag ganyan. Hindi mo pa ganito. Pag royal ka, payaman ka. Ay, ibig sabihin niya, ikaw, ha? Yung pipi, ay ibig sabihin niya, proud to be Pinoy. Ha? Kahit ano mga Arabo yan, ha? Kaya ingay. Pwede natin yan. So, our target. Mangyayari ba to? Yes! So, it's happening. Nakakilabot nga eh. Bakit? Yung weakness ng Pilipinas, it became the strength of Royale. Di ba mga Pilipino nagkatak? Tingin mo OFW? Ano nangyari? Di ba nag-royal ka? Ate, may produkto ako. Sige, padala mo. Pang! Napunta ko saan-saan. May produkto natin. Kumalat na siya. Tama mali. Tapos ang dali mag-market ng Pinoy. I have a leader in Netherlands, in Holland. Ang galing mag-Dutch. Kung magsalita siya, kaano doon, pinanganak? Ilang months ka na dito, ate? 6 days pa lang. We have seminars in Dubai who can write, speak, and read Arabic. Ang hirap nun, bulate nun. Sabi ko, pare, pag magbenta ka ng buhangin, hindi ko kaya magbenta yan. Ganyan kalupit, ganyan kayo kalupit, ganyan tayo kalupit, magaling ng Pinoy. Napakagaling ng Pinoy. Ba't namin call center dito? Pag sinabi ang accent, Australian, Australian accent. Pag sinabi ang American, American. Tama mali? Yes. Ang ganda na mag-adjust, ang ganda ng sales. Mabilis mag-rapor ang Pinoy. Correct? Yes. That's the reason why we went abroad. Yung mga punta kami ng Italy, ang dami ng Royale doon, sumisigaw, Dok! Sige yun! Wow, ganun! Mabuhay ako yan! Gumaganon talaga! Sa airport na kinakabahan kami. Oh, yung mga bilang sumisigaw, papicture naman! May bayad, euro! Alam ko kita, mahal ang ticket! And then, this is a Singapore office. Explore yung strength natin, tignan niyo ito. Ang building natin nasa Wisma Atria. Wisma, it's on Orchard Road, one of the most prestigious streets in Singapore, in of the world, no? Prestigious in the world, street of Orchard. Tignan mo, andyan yung office natin, Royale Singapore. Logistics ang tawag dyan. Hindi ka naglabas ng pera, Royale naglabas ng pera dyan. Ang trabaho natin, we market. Galingan mo market, Royale will take care of logistics. Ibang dali, ibang sarap. Kung mag-negosyo ka, wala kang logistics, ang sakit sa ulo.
wala na kawal ka. Paano maging international operations? Wala kang logistics. Tama din. Royal, sasabay ka na lang. Gagalingan mo na mag-parking. And then, dahan-dahan, lumalaki ang network mo. Okay? Checkin natin sa Singapore. Dollars na. Okay, no? $3,331. Singaporean dollars. Royal Alexis Private Limited. Mahirap gawin yan. May taga-banko rito. Imbestigahan ka ng banko, sino ka? Esensyado ka ba? Baka money launderer ka. Ipuprove mo kung sino ang Royal. Tama li. But we pass the bank standards. Okay? Dapat naiintindihan niyo kung kahirap gawin ito. Sila press, sila chairman, pumipila sa banko yan. Samantalang dito, sila tinatawagan sila ng banko. Ang manager ng banko pupunta sa bahay nila. Hindi sila yung pumipila sa banko. Pero ginawa nila yan. For 6 months, I think, pumipila sila sa banko. Okay? Establish the credibility of Royal. Galing nga ito, no? Si Paquito. 7 years. Ako mo ngayon tabo yung sweldo ko malaki sa work ko. Kasi architect po siya. Sabi niya, ha? Never po na-imagine sa ganitong kaiksing panahon. Kikitain ko to sa Royal. 1 year pa lang ako na member dito. Pero, itong income niya, 34,000 dirhams. Imulti ka mag-S11. 11 na lang, isang times 12 eh. May 340 yan. Tama mali. See? This is our address today. Madalagan ba? Oo. Apat pa. Saudi Arabia, Kuwait, Abu Dhabi. Ito good news. Nainis si Press. Bumili ng building sa London. Yes. Company niya. Atin niya. Yes. Atin niya. Yes. Challenge si Press. May nagsabi kasi mga kumpanya. Wala mong perang Royal eh. Ah, ganun na. Boom. Bumili ng building. Kensington. Very expensive. Very expensive. It's our building. It's ours. It's our European headquarters. So, itayin nyo lang yung pag-launch niya. Okay? So, ready na ba kayo sa anniversary natin? June? Yes! June, July ba? June, di ba? June! June. Okay, then, alam nyo? Sa June, ha? Okay? Alam nyo na ito? Ito, balitang ito? 7 years, target ng Royal, $1 billion. Active ka. Active ka. Kumurot ka ng konti. 1% na. Piece of the pie. Ha? Kumurot ka, 1% na 1 billion. Magkan yun? 1 million? Tama ba? Yes. 1 million times 45. Dollars to eh. 45 million? Okay na sa inyo? 145 million? Yes! Tandaan nyo to ha. 45 million, di ba laki na? Dahil yung panahon, kakasama nyo sa mga glory yan, yung 45 million, maliit yan. Maniwala ko kayo. Pero, kaya may explain sa inyo na ha. Maliit yan. Pero malaki siya yung 45 million? Okay, happy na kayo? Yes! Remember, 1% na trabaho lang yun. E paano kung gano'n kang trabaho? 10%, 20%. Okay? Na-active ka? Ha? Yes! Ang mga pera eh. Tip, I want you to create your dream board. Gawa ka yung dream board nyo. Huwag yung ganito. This is okay. Maganda itong dream board na ito eh. Pero kayo gawa ng dream board na ginugupit nyo. Walang dating ito eh. Walang impact, hindi ka manginginig sa umaga. Kailangan yung pagising mo sa umaga, pag tinan mo yung dream board mo, nanginginig ka. May excited ka gawin kasi nakikita mo siya. Tinan nyo ha, di ba puro kotse yan? Double kung ano-ano. Sino gusto ng kotse? So, babae gusto ng kotse. Nasa kamay, babae ng kotse. Naya ng kotse, naya gusto ng kotse. Toyota na. Bios. Sino rin tayo nagpapong yun? Hindi ba nakasakay, hindi ba nagkaroon ng kotse kahit kailan? Nasa kamay. Ay, ko rin. Okay. Sige. Ang pangalan ko? Mickey? Ganito gawin mo. Follow, ha? Ganito gawin mo. Anong kulay na kotse gusto mo? Red. Red. Spell red. Red. Tapos, Bios. Okay? Di ba sa ibang ako, hindi naman Bios. Okay yun. Okay, pangarap niya yun. Walang kaluhan ng pangarap, ha? So, Bios. Punta ka sa Toyota dealership. Bukas. Ha? So, iniwala ka sa akin, punta ka bukas. Pagpunta ka sa leadership, yung bag mo, meron lang kuwante na. Kaya yung bag mo, punuin mo ng libro. Yung mabigat. Lagyan mo ng laman. Isipin mo, may 1 million ka sa bag mo. Oh, because your mindset is different when you feel you have money. Kamali. Yes! Pasok ka doon, may pera ka. Di ba niya ba mo maglakan? Oh, di ba? May pera ko, bibili ko yan. Lahat na bibili ko. Di ba yung meron? Ito yung wala kang pera, pasok mo naman yan, no? Body language is very important. Kung ano successful, yung ibaba mo kailangan parallel sa ground. Ang ganyan lang. Oh, chin up.
Kaya mga ko, bawi baba mo. Baba mo, sa'yo mo. Oo, oh, baba mo, sa'yo mo. Hiyaman ako. Tapos mga konti. Kita kayo utak niyo, bukan niyo. Tapos mga konti. Sa'yo mo, hiyaman ako. Hiyaman ako. Iba feeling, di ba? Yes. Centimeters lang yan, ng galaw. Iba yan. Tingnan mo to. May mga tao, pag sila ho ay tumikwatro, yung nakamay, di ba ganito? Ganyan, nakaganyan. Try nyo lang. Try nyo lang. Ilabas yung thumb nyo. Oh. Iba feeling yan. Tama rin. Kapag tumikwatro ka, I mean, naglagay ka ng kamay sa busa, ilabas ko to. Isa lang diferensya yan. Pero iba yung sabihin yan. Nakuha ninyo? Yes. Okay. Natututo kayo? Kaya iba, yung mga presidente na kumpanya, kung magpapicture ganyan. Ako, nakikita niyo ba? Isa ganyan? Yes. Pero nakalabaso. Kaya ang power sign, di ba ganyan? Yes. Naiintindihan niyo na? Yes. May lahat ng ginagawa sa mga dahilan niyan. Okay? Ngayon. Alam ko na naglalakad ka, nakatanong ka. Tapos may mga ding ahente, bibili ako ng Dios, kulay red. Pag walang red, kung ano, sige, sa kayo kahit ano, pagpasok mo lang, this I want you to do. Pag hawak mo, lahat ng senses niyo, pag-anahin ninyo, pag hawak mo sa pintuan, umiti ka. O baliw ka eh. Kaya mo sila na. Walang niniwala, bahala lang ang umiti ka. I want you to enjoy, I want you to be happy. Enjoy mo siya. Tapos buksan mo siya. Pag buksan mo, pasok ka. Pag-anahin mo yung senses mo, pag-upo mo, hindi ka man ako po sa mga sinahin sa'yo, di ba? Driver seat, pag-upo mo nang namin mo yung pag-upo mo. So enjoy mo yan. Tapos ako, awin mo siya. Iba yung feeling ng bagong kotse. Awin sapatos yan eh. Di ba? Awin mo siya. Pagkatapos, sense of touch. Hawakan mo yung dashboard. Hawakan mo yung cambio. Pag-buksan, start mo ng konti, makita mo yung ilaw. Vision, correct? Ang last na gawin mo, hawakan mo yung bela. Marami tao umiyak dyan. Paghawak nila, nahinginig yan. Akin to! And then sabi mo sa ahente, pare, kulang mo akong picture. Magkuha mo ng picture, yan, lagay mo sa dream board mo. Diba? Because every day, when you see that picture, you remember what happened. Kaya ang picture sabi nila eh, memories are forever. Capturing memories, ang photographs, that's what you do. Huwag kang gumupit, gusto ka ikaw, gusto mo ng bahay. Buong pamilya mo na doon, nagbipicture din sa loob ng bahay. Parang nakikita mo ninyo, yung anak niya gusto mo graduate, pata pa lang, nagyan ng toga. That's the big vision. Toga ka din ba? Seryoso, may kilala ko ako, ang ginagawa ni anak niya may toga yung picture. May picture na sa drawing niya ng toga. Tapos pagka nakalibin ng TV yun, kasi ang sakit niya, mahilig manood ng TV. Dinidikit niya sa TV yun. Kaya pag nakita yung baka, hindi niya binubuksan yung TV kasi pag umupo siya, hindi ka-graduate anak ko. Tama niyo? You have to visualize, okay? Hindi pwede yung picture lang. Gagawin mo yan? Yes! At least niyo, kasama niya mga asawa niya. Pag yung asawa niya kumukontra, basta! Okay? Enjoy the experience. I'll show you my dream board. Okay, para makita ninyo. Ang dentista ko kasi bawal mag-bite. Ang daming bawal, bawal ng basketball, bawal mag-gym. Pag nabalian kami, wala na kami trabaho. Tama mali. Ang tawag sa kamay namin, clinical hands, dapat palambot. Hindi pwede mag-aspang, hindi pwede mabigat. Ang daming bawal. Buong yun lang nag-royal ako. Lahat ng bawal ginagawa ko. I bike every day. I love biking. I love outdoor sports. I love traveling. I enjoy traveling. Mag-travel ho kayo. Nadawal, bumbansa sa travel nyo na. You eat, yung mga iba-ibang pagkain eh. Bawat bilay, iba-iba amoy. Ganun din sa abroad eh. Dahil ka sa Amerika, ganun yung bagahe mo, mga lamhan, pagbukas mo, hawak mo, alalik nun. Pag inamoy mo, amoy imported. Sa States yun. Dahil ka Dubai. Dahil mo dito. Pagbukas mo, Man, malama. Amoy siya wak mo. Pagkain, enjoy the food. Punta ka ng naga, di ba may gata? Masa pagkataron? Pansin mo sa Batangas, may gata rin. Oh, may grupo ko doon eh. Pag umiikot ako doon, Nay, anong ulam natin? Good morning po. Alak eh, gata eh.
Alicia, gusto po ako. Because when you travel, you get to learn a lot of stuff. You get to learn the culture, okay? And when you travel, this is my dream. I want to travel business class. Oh, bakit? Alam mo sarili mo, ang sarap sa business class. Nakahiga ka. Pag may negosyante kang kausap, paglabas mo na yung plano, sharp ka pa, hindi ka inaantok, hindi ka groggy. Oh, kasi relax ka. Ang pagkain ang sarap, nakahiga ka, may champagne ka pa. Diba? You travel business class. Sarap ba? Yes. This come true. Kaya magalala nung araw, economy lang ako. Minsan nung baka sa bagay, di ba? Bakit? Eh, wala eh. Pero I love to travel. Nag-start ka sa economy. But when you start traveling business class, long trips, ay, nako, in-enjoy. Ang sarap. Nasa baba ko ng aeroplano, since business class ka, pero kang chauffeur. Sir, saka namin nahatid. Okay? Pick a car. Unlike Rolls Royce. Di Rolls Royce na yun. Pwede, di ba? Enjoy. Champagne, may titi. Halid ka sa hotel mo. Ikot mo ulit. Enjoy. Then, I love coffee. This is my dream. Gusto ko magkabas sa ibang bansa. Okay? It's in Europe. Dubai. Frankfurt. I love outdoor sports. Okay? Narawad kami yan, no? Punta dyan sa 1,000, ano yan eh? 400 meters. Mas, about sea level. Matakataas. 1,000 ata. Kasi nung nalakad ko kami na Vicky Mike, may tumatalong na, yan, yan daw, gusto ko yan. Punta rin kami. Wala kaya tanong, mataas na ata. Mas mataas na siya ng mataas. Ang nakatawa doon, pag sa taas, may waiver. Pag namatay ka, hindi namin sagot. Bakit ito sa taas, hindi sa baba? Ano ba sa baba ang pinipirmahan yan, di ba? Punta lang sa taas, wala ka ng point of authority, pero wala kang choice. And then you apply what you learn in life. Pero tutunan niyo sa real, maka-apply niyo yan sa buhay. Kaalala ko doon kahit kaya sabi niya, kaya apply din eh. Kaya apply, sabi niya magtiwala ka sa mga kapirasong lubid. Okay? Tapos sabi niya, talon. Nakapigituhan ko, maroon ako nun. Talon. Parang apply, masabi na apply, talon. Ang sagot mo, bakit? O, ganun. Ako sinabi na apply, talon, ang sagot, anong una? Ulo o paa? Ganun. Sundin mo lang. May reason mo yan. And when I jump, naiintindihan ko na, ah, kaya pala, kaya na ako pinatanong. Ang ganda pala. Conquer your fears. And then you enjoy. Kaya yan ang buhay. Life is short. Di ba? Ganda, di ba? Kita niyo matakop? Nakapikita ko niyan. And that's in Europe. Di ba na po saan nakakalimutan ko na kung saan yan eh. This is in France. You travel the world. Masarap eh. South Africa. Okay? South Africa, akala ko puro jungle na, meron palang 5-star hotel doon. Okay? Tawag na The Palace. Mukhang palasyo talaga. Meron The Palace. Okay, The Palace. Okay? This is Cape Town. In Cape Town, nandiyan yung mga artista. Yung mga sa Hollywood. Naglalakad ako dyan, no? Naglalakad ako dyan. May bumati sa akin. Nakita ko si Tom Cruise. Sabi sa akin, hi, Tom. Kumakot, hi, Doc. You're here? Yeah, I'm here. With your wife? Yeah. Okay, have fun. I love cars. Ito na nangyari ko sa ako. Grabe, let's be crazy. We went to Ferrari factory. By invitation. Inimbitahan mo si Press, bit-bit kami. Kami mga pasaporte ho kami. Ngayon, I'm a dual citizen. Isang Philippine passport at Ferrari passport. Dito sa loob. Ang nakakatawa ko dyan, sa factory na yan, may isang department siya na hindi pinupuntahan ng public. Ang tawag niya, course of cliente. Ang pinapapunta na ng mga VIP lang. Ano good news? Si Press is one of the VIPs of Ferrari. Grabe, no? Pilipino. May sariling pangalan ng kanyang kulay. Sa kanila naka-assign. Hindi pwede gamitin ibang tao. Nakapangalan sa kanya. Ano kaya, di ba? Enjoy talaga. My first car, di ba yan? Kaya nga, convertible gusto ko eh. Para pa bumanti ako. Ito yun. Ito yung unap talaga. Green board ko yan eh. Naisip ko na yan eh. My second car. Ito. Audi RS5. Yan. Ginawa ko siyang kulay pang bata. Kasi naghihiganti ako. Nung bata ako, talagang gusto ko ng kotse. Sports car. Eh, matanda na ako. Kaya, hindi. Okay lang, no? Pwede bagay, no? Nung bata kasi ako yung kotse ko, ang tanong doon, 120.
tulog 100, tako 20. Puputulin mo yung gitna, natatubo, yung exhaust nun. Ang ingay nun, parang tulog Ferrari yun. Bago na takbo nun. May mga tao ba rin yung kotse niyo, may mga malaking ilaw. Yung kotse mo sedan, pero mga sports car. Diba ganyan? Ganun ako nung araw eh. Kami dito Jerome araw, punta kami ng Banawe. Second hand parts, binibili namin nung araw. Today, this is my third car. Men of Porsche. Dreams come true. Diba? Sabay-bayan yung FB page ko. Bago na ako sa Royale, in-announce ko sa page ko, someday, I will have a white Porsche. In-announce ko yun. And thank you. Kasi nakafocus ako nun. So that's the power of dreams. Okay? So dream board, ha? Yes. Incidentally, itong taong to, ang napalakas ng loob kong bumili ng Porsche. Kasi Adel sa nasa akin. Sino siya? Oh, ito yung carpentero, di ba si Adel? Carpentero siya na nagkaroon ng Porsche. Kumuha ng picture na to eh. Tapos asan-asan ako. Ang pangalan ko, Joseph Alexis Gloria Mercado, DMD. May letter ako sa dulo. Sa mga lang siyang pangalan niya, Arnel Tumpong sa Lasan, period. Wala na. Tapos, sabi niya, Dok, unan mo ako. Unan mo siya nangingitig ako. Sabi ko na, asan to? Ako yung doktor, ako yung photographer. Dapat baliktad eh, di ba? Dapat ako yung ginukunan, na carpentero. Eh, tao lang, gusto bumanti sa kanya eh. Sabi ko, Nen, spell Porsche. Hindi mo nung spelling, di ba? High school graduating. Spell Porsche. Sabi sa akin, Arnel, Dok, tandaan mo to. Sa buhay, hindi importante ang spelling. Ang importante, may Porsche ako, at ikaw, wala. And that became a challenge. When somebody challenges you, don't back out. Accept the challenge. Pag in-accept mo yung challenge, gives you a room to grow. Kasi gusto mong galingan eh. Tama, mali. Magaling ka. Pag sina-challenge ka, galingan mo. Ayaw, tama siya, pero hindi na. Alam mo, gano'n? Eh, pakita mo na tama ka. O, ano? Yes. Nangyari, nilaban ko. O, di muna ako ng Porsche. Ang plano ko, mas mahal sa Porsche niya. Eh, mas mabilis, mabagal to eh. Sabi ko, Arnel. Asa na yun, makupad mong Porsche. Nabili ko na yung Porsche ko. Nagalit. Oo, naghimagsik. Sabi ko, gano'n, I shall revenge you. Oh. O sa akin, babalikan daw ako. Isang araw nakita kami, Dok, asan yung Porsche mo? Bakit? Spell Lamborghini. Di ba yun ang kotse niya? Ernest? Yes. Ay, grabe. 8, nandiscover ko, 88 lang kaya sa buong mundo. 4 na nasa Pilipinas, isa na kay Ernest. Wow. Ano yun, no? Kaya may pinaspelling kayo, naku, magulat kayo. Pwede na spell sa inyo, makakaroon pa. Kaunta ka ng Burgini ata ako. Yan, ho? This is visualization. Act 1. Okay? So, VP Mike, Dantan, Showako, Reysako, Jerome Cruz, Arthur Macogay. Hindi ka tamang po. Kung may init, ang ito, yan, yung nangyayari sa akin yan. Boom, period. Yung nangyayari sa'yo yan. Sinabi ko na eh. Tama mali. Okay? Don't limit yourself. Okay? Are you learning? Yes! Excited? Yes! Ako, may mga sa bahay. Sweetheart, ayaw ka lang tayo. Magkaka-sport pad ka. Sabay, ilinag ka. Kasi hindi maniniwa. Practice nyo to. Kaya nyo lang. Sa bahay ninyo, pag-uwi sa bahay ninyo, sabihin mo, sweetheart, blah, blah. Bibili ako ng pinakamahal na penthouse sa condominium. Sabihin mo gano'n. Ano sabihin na ng pamilya mo? Saan ka galing? Anong kultok yung tao mo? Correct? I-try mo rito. Same dialogue. Parang bibili ako ng penthouse dito. Hindi mo kalala, taga-Royal, bibili ako ng penthouse. Pinakamili ng penthouse. Ang sagot mo, kailan? Ha? Oh, ganito dito. Oh. In this company, ang hindi matang lang, yes, can do business. Yes, can do it eh. Di ba rin? Sa labas, may pull you down. Ako niyo? Yes. Iba eh. Kailangan sa Royal. Hindi ba ginagawa sa delivery mo Royal? Pagkatapos mong trabaho, pumunta sa opisina, sa Royal, di ba? Yung mga tao ko dito, parang bali, parang bumibulahin din. Alam mo ang problema? Paglabas ng Royal, ang bigat ng atmosphere. Tama mali. Sakay ka ng jeep, di ba? Ang Diyos ko yan. Ang bali ko naman, woo! Sino mo? Kasama ng jeep, woo! Nakaka-late, no? Totoo ka, di ba? Yes! Ay, grabe. I don't know, that's what you call X-Factor. Hindi ko ma-describe. Kaya ang daming tao rito. Okay?
And then my daughter said, Dad, I want to swim on top of the world. Sabi mo, nakita yan. Sabi niya, Singapore daw. And then Singapore, ito masaklak, bit-bit pa na kalaro. Mga pinsan niya. Okay? So, hindi na dapat yung timbord mo para sa'yo, dapat sa pamilya mo rin. Eh. Correct? And I want you to look at this, April 1, this is Monday. Diba pag Monday, excited ka, pumasok sa opisina? Yes, Sunday na naman. Diba excited kayo? Pwede ng Monday, excited ka pa rin. Yes, papasok na ako sa office. Diba? Pag sumayit, pag tumawag ka ng jeep, whoo, jeep! Pinti na kasi M-party, excited ka. Sa araw, nagpabiyahe ako, kapunta ako, kukunin ko yung visa ko. Alas 8 ng umaga, na-late ako ng konti, sabi ko, first time in how many years, hindi ako naamit ng traffic sa Pilipinas, I swear. Hindi ko alam traffic pala sa Pilipinas. Kasi ang isip ko, alas 11 ng umaga. Pabiyahe ako, ang di ba sabi pag full time ko sa Royal, kaya saan ako mag-Royal? Alauna. Ang sarap pag full time, di ba? Ang sarap start, alauna. Hindi ako naamit ng traffic sa umaga. One day kung kailangan ko yung visa ko, alas 11 ng umaga, nagmamaniro ako, MRT, saan katutak ng tao na kapila? Sabi ko, nabukuhan sa isip ko mga to. Okay, di ba? Sabi ko, pag ito, sweldo ko dito, 100,000. Tumigas yung kamay ko, inaliin kami yung legs ko, kakamali ko. Sabi ko, susolid ko yung 100,000 boss ko, sayo na yan. One month, 100,000 stress na ganito, hindi ko kakayanin yan. Ang hirap, eh, kamali. Sabi ko, thank you for real, nabamali mo talaga. Ay, salamat, pero yan. Buti na lang, maniwala ako. One day, yung mga taong seryoso dito, lalabos yan sa living ninyo. Ikaw mismo magsasabi, buti na lang nag-royal ako. Yeah. April 1, it's a Monday. Monday yan. Ako si next, pinagwento sa inyo. Pero Monday, ang ginagawa ko nakahinga. Application na ito. Takuhan ninyo. Pinagpapukas mo ng account mo, boom, crash out. Okay. Sa ako yung mga anak mo. Spend time with people more important than money. So, and then this is the best dream board I made. My promise to my mom. Okay, sabi ko sa nanay ko, Ma, may pera na ako. You go to Jerusalem. Full time ang Jerusalem, sabot ko. All expenses paid. Di ba pangarap yun? Yes. Nanay pa ito kanina? Yes. That's the biggest dream na accomplish ko. Ito maganda, pag-uwi ng nanay ko, Anak, thank you. Ang sarap pa ng biyahe. Gusto ko naman sa Marian Travel Show. Gusto ko naman sa Prague Show. Ano ba? Nanay ko man eh. May credit card niya. Ako, pag Wednesday, natawagan ako, anak, kain ka. Kasi alam niya, Thursday, cheque, di ba? Wednesday. O, anak, kain ka. Pag nag-high na napakasarap ko, naku, Diyos ko, anak ng bill room. Bilang yung bill ng credit card. Ayan doon. Okay lang. Ang isang nakita ko sa akin, nahi, ba't ganito? Kung ano-ano tinala-discovery mo. May nakita ko nakalagay itong good cheek. Hindi pa yun din sa mga bag ng babae, pero yun na bigla, letra pamahal na pamahal. Dalawa na lang, mahal pa, LB, di ba? Nakakaasar. Ano ba kaya sa mga bag na yan? What the heck? Nanay ko yan eh. Di ba? Now you enjoy. Okay? Pera lang yan eh. Nanay kita eh. Di ba? Pinaghirapan mo ko eh. Di ba? Hindi ka na-promote dahil sa akin. Oh. Ito, suple. Okay? I think, hindi natin obligasyon yan, pero we love our parents. Tama mali? Yes. Because the only promise in the Bible says, honor your father and your mother, you will have a long life. Correct? So, tawagin si nanay mamaya, ha? Assignment. Sa'yo ganyan ka, assignment? Yes. Bili ka yung show pao. Oh! Balikan si nanay mamaya ang hapon. Nay, I miss you. This is my show pao. O, di ba no? Tsang ka nanay! Woo! Masyado ka negative na, may show ko na ka. practice that already. Practice nyo na yan. Yung enjoy time with your family. Ha? This is also a show, atay. Ang hirap makilabyo kay tatay kaya. Ang hirap na paglaki. Pag kita mo ng kape, pa, your breakfast, oh, coffee. I love you. Oh, I lost my dad at the age of 13 years old. I lost my dad at the age of 13 years old. I cannot make coffee for him anymore. I can't anymore. Pagdadala ko nga sa cementerio, sabi ko, ba'y gano'n, ano? Kung kailan wala na siya, saan doon ang bulaklak? Masarap yung buhay pa siya, may bulaklak siya. Tama din. Okay, enjoy. Kasi bakit? Minsan busy tayo pang gawa ng pera, nakalimutan natin sila. Agree? Yes. Are you learning? Yes! Mamaya naiiyak ako. Okay?
So, may alarm po yan? Alarm po yan? Yes! No boss. No alarm clock. Yes. Yan ang favorite ko. No employee, sakit sa ulo. No discrimination, kahit sino pwede. Correct? No educational requirement. Unlimited income, financial, time freedom. Gusto malaman kung may financial freedom ka? Madali lang. Sobrang dali. Huwag yun ang kopyahin. Okay lang yan. Makinig na kayo sa akin. Ma'am, serve yan. Tip. Pag nag-training kayo, ito, kahit na huwag kayo mag-notebook, okay lang. Kinig lang kayo. Pag nag-training na kayo sa ibang training, mag-record kayo. Yan sikreto ko. Mag-record ho kayo. Tapos, mag-notes ka lang konti. Pag umi sa bahay, pakinggan mo siya. Oh, pag nasa jeep ka, makikinig ka. Nag-training ka. Pag-inis ka lang ng obyekto, sa mga kung ano-ano, nag-inis, no? Nakikinig ka. Okay, natutulog ka, nakikinig ka. Ako niyo? Yes. Record niyo siya, mas maganda. Okay? Paano mo lalaman kung wala kang financial freedom? Kailangan nyo lang. Pag kumain ka sa restaurant, ang dinitignan niyo? Ang hirap yan, ano? Pwede mo yung anak mo? What do you want, anak? I want chicken. Hindi mo chicken. Dato niyo yung umay mo, di ba? Wala nang umihinga. Makagano ka eh. Tapos ang mahal, wala sa budget. Anak, makolesterol yan. Baho ka lang. Diba? Pababa ka naman ganun. Hindi mo na nakikita yung kinakain. Pababa ka naman. 10 pesos. Uyun, extra craving. Ito na lang anak. Sampo, busog ka rin. Babae, pag walang financial freedom, inumunan nyo ng damit. Sukat, etiketa. Etiketa. Oh, etiketa. Isukat nyo muna. Diba, sukat mo siya, sakat-lakit lang. Diba, pag tignan mo kung bagay sa'yo, saan mo din yung etiketa? Ay, di kasya. Okay, diba? Enjoy night. Okay, pero kung nabibili mo rin yan, lalaki, sapatos, diba? Sapatos sa mamahal, walang presyo yun eh. Pagsuot mong ganun. Pag di kwarto, walang presyo yan, nalapit ngayon yung salesman. Sir, bagay sa iyo yan. Ang ganda mo nga eh, ganda nga eh. Magkano to? 50 mil. Ilalagay ka, ano? Ang mahal, di ba? Para ko yung soft, turo ko kayo. Trabaho ko ng araw eh. Pwede ko sapatos kaya yung mabili. Sabi ko, ang ganda nga eh. Kaya lang eh, wala ba kayo? All the nuts. Wala eh, sige, next time na lang. Pag-ero, text mo ko. Di ba? Financial freedom, I learned from Anel Sasa. Pagkakain ka sa restaurant, huwag mong kuhin ang menu. Umupo ka. Tawagin mo yung waiter, boss, anong masarap dito? Serve mo sa akin, nakainin ko. Kung bulalo, bulos. Kung anong masarap dito, anong binabalik ka ng customer? Ihain mo sa akin, ina-order ko. Kain ka. Masarap, hindi mo alam yung presyo. Kain ka lang, masarap kumain niya, hindi mo alam presyo, di ba? Mahirap mag-alam yung presyo eh. Oh, sa libo. Tama, di ba? Mahirap mo yun, no? Kainin mo yan, anak! Isang limo yan! Mas mo dyan po, financial freedom. Is your financial freedom? Yes! Very good. Nag-enjoy kayo? Yes! Okay. Pag nag-royal ka, maraming matutulungan? Yes! That's why I love royal. Nagkakaroon ka ng personal growth? Yes! Okay. You can travel, no risk in a Filipino company. Okay, that's why I love royal. Lapan nyo royal. Okay na yung Royal? Yes! Okay na yung pangarap nyo? Yes! Oo naman, pag-usapan natin. Okay lang? Yes! Pag-tuning, ha? Pag-tuning lang to. Be careful what you say. This is the most powerful words. Okay? What comes next is up to you. You can say, I am weak. I am a failure. I am a quitter. You can say that. Or, you can say, I am a winner. I am a winner. You can say, I am a millionaire. I am a millionaire. It's your choice. Okay. Ang utak na nilalaro, simple lang. Dalawa lang ang utak natin, left and right. Left, atayo creative, ito yung tama, ito yung ating masipag. Para ganun yun. Okay? Hindi pwedeng kalahati lang gumagana, kailangan sabay. Tapos ang kanang kamay, para mulisin ng konti. Tapos ang kanang kamay, alias ang kanang, kaibigan. Kaibigan! Huwag kang half-brain. Manti kayo, kaliwa, tapos ang kaliwa. Kaibigan. Kaibigan! Ikaw naman? Ikaw naman. No brain. Kaibigan! Think positive all the time, ha? Think positive. May kukwento ako sa inyo.
Ang reaction mo natin, ayaw kontrolin. Yan ang isang bagay na pwede mo kontrolin. Kaya ang sanay mo kayo. Example, event, reaction, negative or positive, and result. Event, sabi ng girlfriend mo, sweetheart, mainis na ako sa'yo. Wala kang ginawa kundi mag-royal ng mag-royal. Wala ka ng time sa akin. Buti pa yung mga office mate ko, yung boyfriend nila, lagi silang nag-de-date, ikaw wala ka ng time sa akin. Ang reaction mo ano? Negative. Para kasi pakyaw. Mapak. Ano result? Black eye. Hiwalay. Tama rin. Same event. Sweetheart, wala ka ng time sa akin. Reaction mo positive. Sweetheart naman, I don't want to be the best boyfriend. Nag-royal ako because I want to be the best husband for you. I'm preparing for good children. Diba? Anong result? Ay, sabihin ng babae. Ah, ang sweet naman. Positive result. Tama rin. Same event, different reaction, different result. Okay? Try to always think positive. Think positive. Kaya-kaya. Kaya. In every event, there's a positive reaction. Okay? Positive, negative? Positive. Sana? Positive, ha? Sure? Positive? Yes. Hindi mo positive? Positive. Okay. O, ito meron. From here, maraming positive na mukha at maraming naging negative na mukha. Natakot ka, di ba? Tama ulit. Natakot, di ba? Yung Angus, natakot. Asan kami natakot? Yung Angus, yung Angus. Magkakapela ako dito marami. Sige, sige, natakot. Pwede dumami, di ba? Pag natakot ko kayo, you don't know the purpose of money. Today, I'll show you the purpose of money. Pag itong kulay na amoy ng pera, para sa ng pera. At pag nalaman nyo yung kaibigan, itong perang to, bitin to. Hindi dahil sa kahaman ka, bitin to. Kulang na kulang to. I'll show you. The purpose of money is to serve your true wealth. Yung totoong kayamanan mo, hindi itong mga labas na to. Walang bubulok to, masisira to eh. Pero itong kayamanan mo are your family. Tama rin. Yes. Busing yung pera mo, mag-enjoy ka. Raise na ito. Kasi pa, punta ka ng Cebu, pag-checkin mo. Puntahan mo yung tatay mo, mag-enjoy kayo, mag-beach kayo, mag-swimming kayo, pakainom yung pamilya mo. Have a good time with your family. May pera ka eh. Masarap, may pera. Yes. Pagbalik mo na Maynila, ganun sila mga bata. Punta na mga kayo sa Toy Kingdom. Mag-enjoy kayo, may pera ka eh. Isama mo yung mga barkada ng mga anak mo. Isama mo yung misis mo. Mag-enjoy kayo parang bata. May pera ka eh. Masaya? Yes. Tapos punta kayo ng Hong Kong. Andayan mo yung pera eh. Pasakay mo anak sa Chubibo hanggang magsuka. Pagbaba, yakapin ganyan. Isama mo yung mga may anak mo. Ngayon pa lang, habang bata sila, yakapin nyo sila. Yakapin nyo sila habang bata sila. Maniwala kayo, pag laki niyan, kahit puso mong yakapin niyan, hindi mo papayakyan. Bakit? May ibang yung mayakap. Tama niya eh. Enjoy your kids when they're young. Enjoy them. Kaya ako nasa upload ho ako, I feel really bad. Kasi ang tagal na doon eh, hindi makauwi eh. Kaya higil ako, nag-royal ako. Not for me, but for them. Gusto ko dalhin ngayon sa sarili ko, para makatulungan ko sila kahit ko konti man lang. Makapresent ako para sa'yo, may nag-joy para sa'yo, bago buhay mo. Umuwi ng Pilipinas, that's good. You know si Edsel, nakapag-uwi na siya ng 50 OFWs. Wow! What if ang dami natin milyonaryo, ang kaya mo uwi kahit isa lang ng OFW? Dahil ang panahon, maraming tao matutuwa dahil sa inyo. Tama mali? Yes! Put that in your dream board. Makapag-uwi kahit isang OFW. Tama niyo, ha? Promise? Yes! Thank you. Next. What if you have so much money? Pwede mo pa-aral? Yes! Kamang anak mo, pwede? Pero lumayo. But if you have so much money, pwede ka maging sponsor. Maraming estudyante. May kinala mo ko ang sponsor niya, 400 students. Ang sponsors niya. Yung sponsor niya, pinapaaral niya. Okay? Masarap kayo pera? Yes! But if you have so much money, matang walang bahay, punta ng bawat kawad kalinga, open ng bottle, ang dami yan eh. Punta ka doon, tapos tapos sila ng bahay. Masarap may pera? Yes! Okay. Ngayon itong pera. Sabi mo sa akin, natakot ka pa ba? Dito! Kulang to? Kulang! Kulang to? Yes! Malap pa ka na sabi ko yun. Congratulations! Karami-karapatan ka na yung mama. Yes! Alam mo bakit? Dapat ang mayaman sa Pilipinas yung bumagit. Kasi pag mabait ang yung mama, kumakalat ang pera. Yes!
Kasi pag masama ang kumain, ang pera sa bulsa lang nila. Nakuha ninyo. Ang nagawa masama ang pera parang money is the root of all evil. No? Kaya for money is the root of all evil. How can money be bad? If it is in the hands of a good person. Yes. Masama kamay mo, balik ang tao to eh. Alam mo ba ang pera para multiply last lang yan? Pag masama ang tao, at marami kang pera, minamultiply ang kasamaan. Marami kang isip ng kasamaan. Pero kung mabuti kang tao, at minamultiply may pera ka, minamultiply niya ang kabutihan, marami kang isip ng kabutihan. Tama mali? Tama. At deserve ng pera, yung mabait na tao. Kaya matabi mo, kung ako siya mabait. Okay. So, bawal ang negative. Ano? Nakakayokay. Sabi ng MMDA. Eh, so iwas ang mga tao ganito. Hindi ako yayaman. Dahil pinakalawa ko mahirap. Nakarin ko na kayo, ha? Okay lang maging mahirap, mas masaya ka. Huwag na tao ganyan, di ba? Ano yung masaya yun? Yeah, ito lang ko rin. Wala na yung tubig. Ang saya ka. Hindi magandang yumakan dahil may yung sama kang tao. Totoo ba yan? Now you know it's not. Okay? Now you know it's not. Spend people with positive energy. Kung may kalala kang bilang tao, mga positive sa opisina, sama ka lang sa kanya, positive sila eh. Pero pag wala, punta ka sa office. Dito ang dami yan. Ang daming tao dito, kakaibang isip. Diba? Yung kaya natin yan. Lahat positive. Kita mo yung mga mata eh. Yung mga fake yan eh. Correct? Araw-araw ka pumunta rito, kita mo mawabali mo talaga. So if you want to think positive, ito yung sikreto ko ha. Share ko sa inyo. Gagawin nyo to? Yes! Gawin ito araw-araw ha. Okay. Ang tawag niyan, switch. Ibang ko pala yung switch. Switch mo na yung pagiging positive. Pag-isip mo sa umaga, switch ko na. At pag I start praying, pag-isip mo sa umaga. Pag-bagsak ng pako sa lupa, pag-isip sa ano, Lord, thank you. Be thankful. Kasi ang tao ma-thank you, nakatanda ng yapang yan. Maniwala ka, pinagsilbihan ka ng waiter, boss, thank you. Binuksan ka ng pintuan ng security guard, iba kasi, boss, amin! Pag-binuksan ng security guard ng ano, pintuan, manong, salamat. Tama? Yes. Be thankful, nakakawala na yabang yan. Pagkatapos, Lord, thank you, ginising mo ako. Kasi araw-araw ginigising ka niya, malapit ka niya kunin. Lord, thank you, ginising mo. Lord, thank you, ginising mo. Lord, thank you, ginawa mo na ako. Correct? Correct? That's life. Okay? Kaya nga importante, pag-isip mo sa umaga, you call the people that you love. You text your mom, your parents, your just, kung sino man, importante sa'yo. Good morning, ma, kumusta ka na? Di ba? Okay. Then, I start praying. Ito na yung prayer ha, positive mo ito. Basahin nyo siya, tignan mo nangarang damay nyo. Okay? Okay lang, basahin nyo? Yes. Okay, start. Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can love them. I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, amen. Positive. Yes. So positive siya? Gusto mo fasting siya? Okay? Last one is manang, last one is manang. Manang, may coffee. I think si manang. Manang, nag-alusan na rin. Yes, sir. Nauna pa kayo. Masarap ba? Nakulat ka na, ha? Kaya, positive. Kaya, tumingapit ka. Kaya, kasama sa bahay, di ba? And then, look in the mirror. Di ba? Ito, nakakabaliw to, ha? Marami ko sa inyo ngayon. Pag nakarap sa salamin, sabihin mo, good morning, handsome. Oh! Good morning, beautiful. Oh, good morning, millionaire. Oh! Nakakabaliw ka kasi pinarinig ka sa parang mo. Nagkita ko, woo! Wala ako, wala ako! Pag nakarap sa salamin, huwag ko matawa ng sarili mo. You will become a billionaire. Tumawa ka, katawa rin siya eh. Huwag mo natawa ng sarili ninyo. Can you do this? Yes! Okay. Exciting yan. Huwag kayo papahulig. Sige sa kabila lang, sa renda. Okay, ka na kandila. Ako sabihin niya, wala nakakita sa'yo. And then, this is my most powerful secret. I want to be happy. Smile all the time. Good things happen to happy people. Okay? Hindi kayo. Kasi pag wala, kasi bangot ka, nakasaya yung araw eh. Kung ilang oras kang gising, kaysa tulog ka. Di ba? Gising ka lang, alam, kasi bangot ka pa. Mas alam na natutulog ka, nangiti ka. Diba? Ngiti ka pang gising ka. Smile. You will become leaders in the future. Magkakaroon ka ng tao, you will absorb negative stuff.
Marunong ka makapag-handle dapat yan. Hindi ka lang. Okay? Example ng nakakalungkot na upline. Sama ka sa akin. Ito yung mga ano eh, mga ano, nalaksong bara. Sa tayo pupunta? Baguio. Nakapunta na ako ron. Samahan mo lang ako, malayo doon. Alam ko. Mag-alit ko namin, malamit din. Mga pilosopo, kasama rin naman. Pagsama, pare, pagkasin na buhay nung ngayon. Pare, Baguio na. Alam ko, nakalagay, welcome to Baguio. Wala, asal. Ang mas kasama, yung mga magkaan kasama. Pare, sama ka. Saan tayo pupunta? Baguio, yun? Magandang feel. Pasok ka naman, no? Pare, pagkasin na, yeah, pagkasin na, masarap ang bagus dito, ang dito, ang bagong, di ba? Yun ang unay. Pare, Cavite na, woo, yes, matras! Wala ka nangitin-tingitin, di ba ba? Parang may isip na baka may masok din nangyari. Tama, mali. Galing sa bagay, kung may naka-scarf, enjoy mo siya. You know, unay. Okay? Be happy. Smile all the time. Tip, pag may kausap ang guest, kahit suplado siya, bibigyan mo lang. Diba? Lapit ka sa kanya, tapos kamayan mo, tingnan mo sa mata, tapos kamayan mo siya, bilang ka, one, two, three, smile. Pero kung bilangin, one, two, three, smile. Mas ako naman na hindi ka lang, layo na kayo. Smile. Di ba sa feeling, pag humihindi ka, pag tumatawa, ang sarap? Yes. A day without laughter is a waste of time. You wasted your day long enough a day. Kawa ka, enjoy mo siya. Diba? Are you happy? Yes! Are you learning? Yes! Now, we have strategies, ha? Adjust the system. Ang employment manual, ano nila yan? No work, no pay. Hindi siya nagka-type. Yes. CR ka, hindi na nagka-type. Walang kita, correct? Ang Royale, automatic. Press 1,000 copies, enter. Boom! Nag-print siya. Tulog ka, nag-print. Sa Boracay ka, nag-print. Sa Europe ka, nag-print. Tama? Yes. That's automatic. Okay? That's Royale. Machine, okay? So, manual, automatic, correct? Manual, no work, no pay. Anak, magkaan ka mabuti, pag-graduate, magandang ang trabaho. Nagutan ako lang. Umaga na. Sakto, pasok ka sa umaga. Anak, magkaan ka mabuti, pag-graduate, magandang ka ng? Trabaho! Sino yung pwede malate? Kahit sino-sino ang sisigaw para ulo ko pa, boss empleyado. Sino nag-a-alarm? Hindi pwede malate, empleyado, di ba? Sino na pa-commute? Boss empleyado. Mag-ingat ulo dito, ha? Kabuni na ngayon, ang lalaki ngayon hiwalay na, di ba? Sa lalabake. Kabuni na lang ngayon, ganyan eh. Pero, pansin nyo ito kahit lalaki ka, nakakasar yan. Tayo ka lang ganyan, tapos MRT, rush hour. Hindi ka mo magpumasok, buta gagalaw, ganyan ka na, sa dami ng tao mapapagalaw. Tama ba? Yes! At nakakasal niyan, siyempre nasa likod mo lalaki. Di ba? E pag tumay mo yung MRT, gumagano'n. Manong, ano ba? Yung payong! Paglapas, walang payong. Nakakasal, di ba? Nakakasal. But it's experience. Overtime, thank you. Huwag sa empleyado. Okay. Kabaos, meron, gas, utang, di makaipon. 1 year, 10 years, 30 years, 40 years, siyang ginagawa at the age of 65, boom. Tama rin. That's the old system. Adapt to the new system. Pag tag-ulan, nakapayong ka. Pag summer, mag-shorts ka. Nakuha ninyo? Yes. Adapt to change. Totoo to eh. Ang problema, tingin natin sa network marketing illegal. Tama rin. Linawin natin, parang sa tingin masakali. Okay. My first book, Network Marketing. Retire and retire rich. How to get rich quickly and stay rich forever. Anong sabi niya? Begin studying different types of income, which will allow you to become rich without working forever. Some types of income are business such as network marketing. Alinaw, di ba? Okay. Robert Kiyosaki, why I recommend network marketing. Multi-billionaire. He wrote a book, co-wrote a book with Donald Trump. Why we want you to be rich. Two men, one message.
We don't want you to be poor. We want you to be rich. That's why we made this book. Chapter 27, why to recommend network marketing. Chapter 28, start your own business. Kung ano ang characteristic ng isang nag-network, pag nag-negosyo yan, positive. Hindi mabilis ma-negative. Ako ninyo, resilient. Ang bilis mag-adjust. Hindi napapagod. Hindi mainipin. Ako ninyo, pareho lang siya eh. Parang MBA nga ito eh. Actual pa eh. Okay? You sell products. I am often asked if network marketing is a pyramid scheme. My reply is that corporations really are pyramid schemes. A corporation, only one person at the top, the CEO, and everyone else below. Boom. Ito ang impression ni Donald Trump. Ito ang pyramid. Pinakita sa iyo kanina. Correct? Yes. So, how credible is network marketing? Let me start with some schools that have been teaching network marketing in the US, in Chicago. The first one university in Asia that offered network marketing is located in the Philippines. They offered network marketing as a 3-minute course in June 1999 at the Ateneo de Manila University. Do you know ba? Kung meron sa blue, hindi mo patalo sa green. Pasahin nyo, certificate course and the next edit and network marketing. Malinaw ba? Actually, may mga high school ho ngayon, ang kanilang elective online marketing, network marketing, it's a course. Alam niyo ba yun? Now you know. Taro? Yes. Okay. Are you learning? Yes. Okay. Is network marketing same as pyramiding? Ang sagot dito. Walang ganyan pa lang ha, di ba? Okay. But according to this book, pyramiding is not legal. Hindi sila nakarehiso sa SEC. Okay? Ingat sa mga kumpanyang magpapabayad pagkatapos ang balik po lang. Pwede ba siya ng 5,000? Ang kapalit, tarpaulin. Kaya may monitor, ilanaga mo, ganun. Hindi mo siya magamit, in short. Okay? Naglabas ka ng 14,000 sa Royale, ang kapalit 16,000 products, pwede mong gamitin. Tapos niyo? Yes. Okay. So, bumibili lang sila. Wala kang komisyon dahil sa nag-recruit ka. Hindi ka nag-recruit, nag-benta ka eh. Tama? Di ba may points tayo based on products, not on recruitment? Tama ba? Yes. Okay. Ngayon, pyramid companies pay commissions on people recruited, kaya hindi ka na-recruit, may binili ho kayo. Pwede ka mag-SD. Magsimula ka sa produkto, 300 eh. Nakuha ninyo? Hanggang sa bili ka ng bili, naging ID ka na. Or gusto mong ID diretso, isang buong package binili mo. That's why you don't tend na-recruit ka, may binili ka. Understand? Okay. Ngayon, sino to? Nadeus Mentoranza, downline ni Arnel Salazar, Commissioner ng SEC. Commissioner Nadeus Mentoranza, September 11, finished graduate studies ng accounting at San Sebastian, studied law at Ateneo de Manila University. Siya ang SEC Commissioner ng time na lumabas ng Royale. Anong ginawa niya na present dito? Si Arnel Salazar, nakangitian na si Bernadette Huertas, Secretary ni Attorney Mentoranza. Yung Secretary, nalilitan yung boss. Sir, nagpresent ako sa Royale. Ano sabi niya? Ang illegal yan, tandaan mo, opisina ko, ano papasara na mga illegal. Siya ang nagpasara ng second quadrant. Oh. So, siya ho, ano pasara nun? Okay, ito yung Ventoranza. Sabi niya, kasi nag-present mo sa akin. Magka-present, ano nangyari? On the spot, seven accounts, binayaran ng Tony Ventoranza. On the spot, pumunta ng opisina, kinausok si President Chairman. Pagbaba niya, sabi niya, Nen, Den, huwag kayo aalis dito, iyaman tayo dito, long term to. That's Attorney Ventoranza. Galing, no? Okay. That's a downline of Arnel Salazar. Ang upline, Carpentero. Ang downline, Abogado. Panalo, di ba? So, are you learning? Yes! Nagiging ka ng confidence kahit konti? Yes! Okay, very good. So, take the business seriously for the next 3 years. Taro? Yes! Okay. Now, your key is to duplicate. Kailangan dumami ka. Ha? Kailangan makopya ka. Kailangan dumami ka, ha? Paano ka dadami? Dapat ikaw mismo marunong ka, okay? So starting today, your attitude should be as upline. Kaya? Yes! Alam, may RDP na. As upline. Attend trainings. Fast forward na to, ha? Uy, bakit kayo sa akin? Attend trainings, ha? Mga uplines, take note. Attend trainings. All of you take trainings. And then, I want you to dress up. Okay? Huwag kayo mag-t-shirt lang, hindi mo lang ako round neck dito. Mag-biso kayo, kasi titignan ka ng tao eh. Alam ko dito, mag-duplication tao dyan. O, di ba?
Ito. Yan. You can dress like this or like this. Okay. Nakuha ninyo? Yes. Okay. Look sharp. Okay? And then, yung materials ninyo, collect ang inyo na, and then present your upline. Upline, gusto ko na mag-present. Turuan mo ko. Learn mo ako present the business. Okay? Black pen na gamitin ninyo. Poly card. Simple lang. This is my calling card holder. Calling card ko ito. Boom. Simple lang. Huwag mo na lagyan ng mga product sa likod. Huwag mo yung brochure. Sorry, kasama ko yung brochure, ha? Yung brochure, make it simple. Make it, ano, make it presentable. Make it simple. And then, prospect. Write your prospect list. Dapat na sa upline mo, upline, mga prospect na ako. These are the names. Sulat nyo. Upuan nyo yan. Sino makakusapin? Kailan? Calendar nyo. Okay? Prospect all the time. Kahit nasa ka, prospect ka. Look at this. Agad sa dasal. Kaya sa Louis Vuitton, mga prospect. So, okay ano? O, maupuan pa. Look at Jerome Cruz. Sa loob ay aeroplano, mga prospect. Wala kang pinag-uusapan. Wag mabilog-bilog. This guy is a multi-billionaire. Watch out. Watch out for this guy. Maniwala kayo. On Monday, nandito na yan. Yes. Oh, he's a multi-billionaire. You will know his name. Hindi ko kwento ngayon. You will know his name. Ang lupit niyan. Maniwala mo kayo. You need to believe sa Royale. Sabi niya, someday, bale-bale, sabi niya, you know what? You are bigger than Paul Gate today. Itong taong to, may business niyan. Empleyado niya, presidente ka sa Miguel. Empleyado niya. This guy is a multi-billionaire. Not a multi-billionaire, billionaire. And he's now part of Royale. Wow. Okay. So learn how to present the business in 1 week. Okay? And be confident. Okay? Ratio na niyan. Like bata pwede. No discrimination. You don't leave people behind because Royale cares. Diba? Ayan. Ayan. Okay? So, ABC rule. Pag meron din itong training, huwag kayo mawawala, ha? Drop everything. Importante ito. ABC rule. Importante ito. Okay? And then, aware ako present pag sa office, pag sa cementerio, pag sa reunion. Okay? Huwag niyo pahirapan sa reunion. Pero offline, small got already. Okay? And then apply Kali system. Then yung harvest. And then, you become millionaires. You learn something today? Yes! Nakaan sa inyo. Para matuloy-tuloy na maging positive ninyo, I want you to buy this book. Okay? I want you to get the habit of happy millionaires. Ang title niya, hindi mo ito ngayon eh. Bago na kasi title niya eh. Eight habits of the happy millionaire. Basahin nyo lang, matutuwa kayo sa libro yan. Okay? It will keep you positive. And that's my favorite book. Okay? So, tapos na ako mag-present. I hope you learned something. Okay? Alam nyo, nagpapasalamat ako sa inyo. You're being a good audience. Kayo ba ako pinapalakpakan? I don't know who you are. And maraming salamat sa oras ninyo. Oh! Ikaw na naman! Pipino lang. I wish all of you the best. Kung sino man sa inyo yung akyat sa stage, that's coming years, months above. Pagdating sa stage, tandaan nyo ito, ha? Kung kanina ba ako pinapalakpakan, uy, kung meron ako may oras na, tsaka lang! Maraming salamat sa oras ninyo. Congratulations to the next batch of millionaires. Welcome to Phoenix. Welcome to Phoenix. Thank you.